Dilat na dilat ang mga mata ni Elise habang nakatitig sa mukha ng napakagwapong estrangherong nakaluhod sa harap niya at umuusal ng di maintindihang mga salita. Sa tour aripo tinit opera, diti igu igusum, diti igu igusum. Tila siya na hipnotismo. And before she knew it, nadampian na pala niya ng halik ang mga labi nito. Bigla naman itong nagmulat ng mga mata. Sinisira mo ang bisa ng orasyon. Formal na sabi nito. At iyon na ang simula ng lahat. 10 years ago, sa tour aripo, tinit opera, diti igu, igusum, diti igusum. Dahan-dahang iminulat na ilis ang mga mata. Automatikong nanlaki ang mga iyon nang makita niyang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Nakapikit ang mga mata nito habang umuusal ng hindi maintindihang mga salita. Ang mga kamay nito ay dahan-dahang humahaplo sa kanyang noo. Sino ka? Nasaan ako? Anong ginagawa mo sa akin? Nais niyang itanong, ngunit walang salitang nakalabas sa kanyang mga bibig. Sinabayan pa iyon ng paninigas ang buong katawan niya. Parang nagugustuhan niya ang ginagawang paghaplos ng lalaking ito sa noo niya habang umuusal ito ng mga orasyon. Natagpuan na lamang niya ang sariling tinititigan ito. Naglalaro marahil sa 20 hanggang 25 ang edad nito. Di kalayuan sa edad niyang 19. Kahit nakaluhod ay halata ang katangkaran nito. Hindi maikakaila ang angking kagwapuhan nito. Makisig ang pangangatawan nito, matangos ang ilong, at kagaganda ng mga labi. Kamisetang puti ang suot nito at nakatupi pa itas ang laylay ng pantalon nito. May malaking panyong nakabalot sa ulo nito. Kapansin-pansin din ang kwintas nito na ang pendant ay hugis tatsulok ayon at may isang mata sa gitna ay gawa sa tanso. Hindi nagtagal ay nagmulat ito at nalantad ang mga ganda at malamlam nito mga mata na kung tumitig ay tila parating may ipinapakiusap. Gising ka na pala. Anito sa magi noong tinig. Ngumiti ito na lalong nagpagwapo sa mukha nito. Nanatiling naninigas ang katawan at nilalaki ang kanyang mga mata. Nang igala niya ang paningin ay saka lamang niya napagtanto na nasa loob siya ng isang kubo. Nakahiga siya sa sahig na kawayan na nalalatagan ng batik. Butas-butas ang bubo na sumalubong sa kanyang mga mata nang tumingin siya sa itaas. Yari din sa kawayan ang mga dingding. Sinalat niya ang sariling noo at ilang parte ng katawan. May mga dahong nakatapal sa mga iyon. Napabalikwas siya ng bangon at nahintakutang napasiksik sa isang sulok. Huwag kang matakot, mahinahong saad ng lalaki. Ako si Jan, nangangaso ako sa gubat nang matagpuan kitang walang malay na nakahandusay sa batis. Sa narinig ay pilit niyang binilikan sa isip ang mga nangyari. Ilang araw pa lang siya nagbabakasyon sa lugar ng mga kamag-anak niya sa mother side ay nagkasakit na siya. 2 gabi na siyang nilalagnat. Iba kasi ang klima sa probinsya kumpara sa klima sa Manila. Naiinip na siya sa loob ng bahay. Wala naman siyang makausap doon. Sinumpong ng katigasan ang ulo. Lumabas siya ng bahay at mag-isang namasyal sa gubat. Maski na hindi pa niya kapisado ang lugar. Nang nasa batis na siya ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkahilo. Wala na siyang matandaan pagkatapos na yun. What are these things? Ang tinutungkoy niya yung mga dahon na nakatapal sa noo at ibang parte ng katawan niya. Mga milagrosang dahon, nilalaglag ka kasi kanina. Ang mga yan ang makakapagpahupa sa lagnat mo. I don't believe this, napapainang na sabi niya. Nag-aaral ako ng pre-med. May alam ako mga herbal medicines, pero hindi katulad ng mga ito. I don't believe these leaves can cure. Napakislot siya nang maramdaman ang pagsalat nito sa kanyang noo at liik. Wala ka ng lagnat, pagkuhan ay sabi nito. Hinigop na ng mga milagrosang dahon ang init ng katawan mo. Pagkasabi niyo ay kumuha ito ng iba't ibang klase pa ng dahon mula sa isang maliit na butilya at ninata. Napangiwi siya ng iluwa nito sa isang baso ang katas ng ninatang mga dahon at pagkatapos ay inumot sa kanya ang baso. Inumin mo yan para sa mabilis na panunumbalik ng lakas mo. Anito. Are you kidding? Hindi lamang ang kanyang mga mata ang nanlaki, kundi maging ang mga butas ng ilong niya. You're asking me to drink that? Ipaiinom mo sa akin ang katas na nanggaling sa bibig mo? What do you think of me? A pig? A dog? You're so kadiri. Yun lang naman ako kung gusto mong manumbalik kaagad ang lakas mo para makauwi ka na sa inyo. Uwi ka pa ng lalaki. Pwede kang bumalik dito para may pagpatuloy ko ang panggagamot sa'yo. Pagkasabi niyo na ipinikit nito ang mga mata sa kadahan-dahang ikinilos ng mga kamay, nanigas na naman siya sa kinatatayo ng maramdaman
ang paglapat ng mga kamay nito sa kanyang ulo. Pagkatapos ay dahan-dahan bumaba ang ngayon sa magkabilang pisngi niya. Ang laki ang kanyang mga mata. Bakit pang may nararamdaman siyang kuryente na tumutuloy sa kanyang katawan? Hindi nakakapaso ang kuryente ngayon, kundi nakakakilig. Para siyang mawawala sa kanyang sarili. Dahan-dahang nagmulat ang lalaki. Nang masalubong niyang mapupungay nitong mga mata, ay para siyang nanghina. Parang gusto na niyang magpaalipin dito habang buhay. Parang silang dalawa na lamang natitirang tao sa lupa. Parang, teka, hinihiptotis mo ba niya ako? Muli ang pag-usal nito nang hindi maintindihan ang mga salita. Habang unti-unting nilalapit ang mukha sa kanya, ang hula niya ay hahalikan siya nito. Hindi naman siya makagalaw upang umiwas. Siguro nga ay nahipnotismo na siya. Napasinghap siya ng malanghap niyang mabangong hininga nito. Namungay ang mga mata niya nang mapagmasdan ang bagyang gumagalaw ng mga labi nito. Ilakay sarap humali. Namalaya na lamang niyang unti-unting naghihiwalay ang mga labi niya. Naghihintay sa paglapat ng mga labi nito sa ngayon. Subalit na natili ang distansya sa kanya ng mga labi nito. Patuloy pa rin itong umuusal ng mga salitang hindi niya maintindihan ang ibig sabihin. Namungay ang mga mata niya sa pananabik. She was attracted to him. Hindi niya napigil ang sarili. Inilapit niya ang mga labi sa mga labi nito hanggang sa maghina ang mga iyon. Animoy na pasang biglang lumayo sa kanya ang lalaki. Hinalikan mo ako. Anito sa nanginginig na din. Tinig, hindi mo dapat ginawa iyon. Sinisira mong bisa ng orasyon. Hinalikan kita. Pinandilatan niya ito. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang mukha. You must be dreaming. Bakit naman kita hahalikan? Sino ka ba? You're not even my type. Bago pa siya tuluyang mabihag ng panghihipnotismo ito at hindi na makalis ay tumayo na siya at pumanaog sa hagdang kawayang lumalangit niya. Muli siyang natigilan ng paglabas niya sa balkonahin ng kubo ay makita ang isang babae at isang lalaking kapwa nakapikit habang umuusal ng mga orasyon. Sa harapan ng mga ito ay may nakapilang mga taong may iba't ibang klase ng karamdaman at kapansanan. Automatikong napatingin siya sa lalaking nasa likuran ni Mia. Mga manggagamot kami. Pagbibigay alam nito na waring nabasa ang laman ng isip niya. Faith healers, mahinang sambit niya. Hindi siya naniniwala sa mga katulad nitong albularyo. Hindi kayang ipaliwanag ng siyensya ang klase ng panggagamot ng mga ito. Uuwi na ako. Bigla na lamang yung nasabi at nagmamadaling lumabas ng bahay. Napatingin sa kanya ang mga nagpapagamot ngunit saglit lang. Sandali, paghabol sa kanya ng lalaki. Ngunit hindi siya nagpapigil. Nang makalabas ng kubo ay muli siyang natigilan. Siguro ay nasa 10 pa ang bilang ng kubong nakita niyang nakatirik doon. Ang mga tao ay bala sa kanya-kanyang ginagawa. Katulad ng lalaking nagpakilala sa kanyang dyan, may mga panyong nakabalot sa ulo ng mga ito. At may suot ng mga kwintas na gawa sa tanso. Bigla siyang natakot ang tapunan siya ng tingin ng isang matandang babaeng nakaitim at kasalukuyang nagluluto ng kung ano sa harap ng isang malaking kawa na nakapatong sa lumalagablab na apoy. Ngumiti naman ito sa kanya. Dalhin mo ang mga ito. Sabi ni Jana na malaya na lamang niyang nakalapit na sa kanya. Mga milagrosang dahon. Kapag lanta na ang mga dahon nakatapal sa katawan mo, lagyan mo lang ang mga ito ng langis at itapal sa naumo at hindi ako naniniwala sa kalokohan na yan. Matarin na sabi niya bago nagpatuloy sa pagakbang. Alam mo ba kung paano uuwi sa inyo? Pahabol na tanong ito. Napahinto siya. Natonton niya ang batis nang wala siyang kasama. At hindi niya alam kung matutonton niya ang daan pabalik sa bahay ng Lola Celia niya. Gusto mong ihatid kita. Hindi niya napigilan ang sariling tapunan nito ng tingin. Kung may dapat man siyang katakutan dito, iyon ay ang mga imposibleng bagay na ginagawa nito at ng pamilya nito. Pero wala siyang maramdamang takot sa tuwing masasalubong niya ang magagandang mata nito, lalo na kapag naririnig niya ang maginoong tinig nito. Sige, pero huwag kang masyadong lalapit sa akin ha. Ngumiti ito. Tayo na. Nagpatiuna na ito sa paglalakad para igiya siya. Hindi na naman niya pigilan ang sariling pasadahan ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Maaaring mga magulang ito ng dalawang matanda na nakita siyang nanggagamot. Ngunit malayong-malayo ang itsura nito sa ngayon. Hindi ordinaryo ang kagandahang lalaki ni John. Hindi ito bagay sa lugar na yun. Saan ang bahay mo? Maya-maya ay tanong nito habang patuloy sa paglalakad. Sa Maynila. Wala sa loob ng sagot niya. Ihahatid kita sa Maynila. Napalunok siya. Kilala mo ba si Arcela, tonta? Kaano-ano mo siya? Tanong nito.
Kapatid siya ng lolo ko. Hindi na kumibong nagpatuloy ito sa paglakad hanggang sa natanaw na niya ang simpleng bahay ng Lola Celia niya. Isang maliit na bungalow yun na hindi pinturado ang mga dingding. May mababang giti yun sa harapan. Sa pagpasok pa lang ay maaamoy na ang baho ng mga baboy at manok na nasa poultry at piggery sa likod bahay. Iyon ang hanap buhay ng mga tonta sa siyang tumutustos sa pag-aaral ng mamaniyang si Sinta. Doon dating nakatira ang mga ito bago lumuwas sa Maynila at nagpasyan doon na may miramihan. Diyos ko apo, saan ka ba nanggaling? Agad siyang hinila ni Lola Celia palayo kay dyan at bakit kasama mo ang taong yan? Nag-cross pa ito bago sa kain na kay papasok sa loob ng bahay. Nakalingon siya kay dyan habang hila-hila siya ng kanyang lola. Hindi naman umalis ang binata sa kinatatayuan nito hanggat hindi sila nakakapasok na maglola. Mula sa bintana ay sinundan na lamang niya ito ng tanaw. Pamilya ng mangkukulam, napakunot na si Liz habang nakamasid sa lola Celia niya. Naglilinis ito ng isda sa lababo. Maliit ito at payat ngunit maliksi pa rin kumilos. Noong una ay dito sa malapit nakatirang ang kanila. Dagdag ng kwento pa ng matanda. Pero nang magkaroon ng di mabilang na sakunan na siyang dahilan para mamatay ang ilan sa mga tao rito, ay pinagtabuyan sila ng mga nakatira dito. Iyon ang dahilan kung bakit napadpad sila malapit sa gubat. Pinaghihinalaang may lahing mangkukulam talaga ang mga yun, muling saad ng lola niya. Ilang buwan na hindi nagpakita sa mga tao si Anding. Nang lumantad ito ay may anak na. Wala namang nakakita na buntis ito. Ay Diyos ko, kay gandang lalaki ng anak niya. Paano makikita ang buntis kung hindi nga nagpapakita sa mga tao? Aniyang pinatirik ang mga mata. Baka naman naiingit lang ang iba dahil biniyayaan sila ng malaanghel na anak. Bigla inais na niyang ipagtanggol ang angka ni Jan. Napabuntong hininga siya. Matagal-tagal din silang naglakbay kanina ni Jan. At saka iba naman huyata ang mangkukulam sa pagiging albularyo. Nasabi niya, basta makinig ka sa akin, Elise. Elise po. Maski na ano ang pangalan ng bata ka, napailing-iling ito. Huwag mo na uli gagawin ang ginawa mo kanina. Hindi mo pakilala ang mga tao rito sa Batangas, lalong-lalo na dito sa Pagyamanin. Eh sino mo ba kasi ang may gustong mag-stay rito? Napairap siya. Hindi ko po hinangad na mabakasyon dito sa lugar na pinanggalingan ni Mami. Bukod sa walang moss, wala pang happiness. Sanay ako sa buhay sa city at hindi ako makatatagal dito. Sabihin mo yan sa daddy at mami mo. Hindi ka uwi sa Maynila hanggat hindi ka sinusundo ng magulang mo. Napahugot siya ng malalim na hininga. Pinagbakasyon muna siya ng mga magulang niya nang nalaman ng mga ito na nakikipagbarkada siya sa mga adik. Layunin ng mga ito na mailayo siya sa mga iyon ng tuluyan. Ilang beses na iyong ipiniliwanag sa isang beses lang siya napasama. Sa mga drug dependents na inuit, hindi pa rin siya pinaniwalaan ang mga ito. Mabuti na lamang at bakasyon kaya walang pasok sa eskwelahan. Subalit hindi naman niya gusto ang lugar na pinagtapunan ng mga ito sa kanya. Palibhasa alam ng mga ito na hindi siya makakatagal sa ganong klase ng lugar. Bahagi niya rin daw yun ang parusa ng mga ito sa kanya. Kaya hayun, napagpatuloy siya nang wala sa oras sa probinsya ng mami niya. Dating empleyado lang ang mami niya sa kumpanyang pag-aari ng daddy niya, ang 3R Advertising. Maliban kay Lola Celia na kapatid ng lolo niya sa mother side, dalawa pang malayong kamag-anak niyang pinagkatiwalaan ng lolo niya na mamahala sa piggery at poultry na yun kung wala ito. Sa lolo niya kasi pinamana ng mga magulang ito ang maliit na negosyong iyon. Umahon siya sa pagkakaupo sa bangko at tumanaw sa labas ng bintana. Nagbabaka sakali siyang makikita pa roon si Jan. Bakit hindi yata mula sa isip niya ang mangkukulam na yun? Kinabukas ay natagpuan muli ni Elise ang sarili na nasa batis. Tumarili siya sa bahay na magpunta sa potre si Lola Celia. Kung madalas siyang mangaso, baka sakaling makita niya uli ako rito. Pagkausap niya sa sarili, hindi niya alam kung bakit ganun lamang ang hangarin niya nang muling makita ang lalaki. Pakiramdam niya ay nakatagpo ito ng permanenteng tirahan sa isip niya. Halos hindi siya makatulog sa kaiisip dito. Anong mayroon ng lalaking yun at ayon sa Lola Celia niya ay nagmula sa angka ng mga mangkukulam. Kung natandaan lang sana niyang daan patungo sa tinitirhan nito, ay baka dumalay siya siya roon. Kumabog sa tuwa ang puso niya nang may matanong sa di kalayuan. Si Jan, naglalakad ito sa gitna ng kakahuyan. May dalang isang bigkis na kahoy na panggatong sa balikat. Wala itong pangitaas na saplot, kaya nakalantad ang matitupunong bisig nito. God, he's gorgeous. Bulong niya habang walang kakurap-kurap ang mga matang nakamasid sa lalaki. Nakadagdag sa malakas na apil ang kayumangging balat nito.
Hindi niya alam kung sadyang Moreno ito o nangitim lamang sa pagbibilad sa araw. Bigla siyang natarata at hindi malaman ang gagawin ng malapit na ito sa kinatatayuan niya. Mukhang hindi pa naman siya napapansin ito. Agad namang may kumislas na ideya sa utak niya. Bigla na lang siyang bumagsak sa lupa. Kunwari ay nawala ng malay. Miss, maya-maya lamang ay narinig niyang saad ni John. Hindi nagtagal ay niyubyug pa nito ang magkabilang balikat niya. Sinulat nito ang noatlib niya nang hindi pa rin siya nagmumulat ng mga mata o sumasagot niya. Namalayan na lamang niya na buhat-buhat na uli siya nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang mata pagkuman. Napangiti siya nang makitang pag-alala sa gwapong mukha nito. Gotcha, sa loob-loob niya. Okay na okay ang gimmick niya. Ang gwapo mo talaga. Para kang Diyos ng kagwapuan. You know what? Wala pa akong nakikilalang lalaking tulad mo. Maraming cute sa city pero iba ka. I don't understand why. Pumikit siya nang biglang sumulyop sa kanya si Jen. Hindi nagtagal ay naroroon na sila sa lugar na tinitirhan nito. Oh, ano na namang nangyari sa kanya? Salubong na tanong ng isang babae. Nahimatay siya sa batis, sagot ni Jen. Na naman, sa tono ng boses ng babae, ay parang hindi ito kumbinsido. Ano bang sakit niyan? Hindi kaya sinasapian niyan? Titingnan ko pa lang siya Maya, saad ni Jen. Patingnan mo na sa nanay at tatay mo at nang makasiguro tayo. Maraming gumagalang maligno at engkanto sa batis. Shit, I don't believe that. Sa loob-loob ni Elise. Dahil naghimahimatayan lang siya, ay narinig niya ang pag-uusap ng mga ito. Ihanda mo na lang ang mga gamit at sumunod ka sa kubo. Utos ni Jen sa babaeng tinawag nitong Maya. Maganda siya. Pahabol na saad ng babae. Wala siyang narinig na sagot mula kay Jen. Maya-maya lamang ay namalayan niyang inilalapag na siya nito sa sahig na kawayan. Natili siyang umaarte ng walang malay. Hindi kaya buntis siya. Maya-maya ay narinig niyang tanong ng isang may edad na babae. Bahagya niyang inulat ang isang mata. Nakita niyang babaeng nakapusod ang buhok at nakasuot ng maluwang na blusa at mahabang palda. Iyon ang matandang nakita niyang nanggagamot sa balkonahe kasama ang isang may edad na lalaking maliit at nakakalbo na naroroon din ng mga sandaling iyon at nakaupo sa harap nito. Maliit lang ang bahay. Hindi pwedeng hindi sila magkakitaan at magkarinigan. Si Jen ay nasa harap na ng banggera at naghuhugas ng kamas. Napakabata niya para mabuntis inay. Hindi sumang-ayon ang tono na boses nito. Kahapon ay dinala mo rin siya rito dahil nawala ng ulirat. May lagnat siya kahapon. Saan ni Jen? Maaaring nabingat siya. Kanino bang anak yan? Tanong naman ang maedad ng lalaki. Ngayon ko lang siya nakita sa pagyamanin. Bakasyonista po siya galing Maynila. Apo siya ni Aling Celia. Hindi ka dapat nakikipaglapit sa kanya. Saad ng kararating pa lang na babae. Pag may nangyaring masama sa kanya, baka tayo na naman ang masisi ng mga tao sa pagyamanin. Alam mo naman ang mong tingin sa atin dito. At mangkukulam at salot. Alam mo hindi natin gawain ang basta pabayaan na lang ang taong may karamdaman, Maya. Wika ni Chan, trabaho natin ang gumamot. Hindi naman siya niniwala sa atin, di ba? Saan ng babae? Hindi nagtagal ay naramdaman niyang tila lumuha dito sa tagiliran niya at ibinaba ang dalang palangganita sa sahig. Hindi na niya magawang imulat pa ang mga mata. Pakiwari niya ay tinititigan na siya nito. Pero maganda siya, maputi, mistisa, malapor sila na ang kutis. Mukhang mamahalin ang mga gamit niya. Mayaman siguro siya dyan. Mabuti pang tingnan ko na siya at baka kung ano na ang nararamdaman niya. Saan ang nanay ni Jan? Hindi nanay. Pinigilan ni Jan ang inay nito. Ako na po ang buhala sa kanya. Sigurado ka? Tanong naman ang tatay nito. Opo. Sige at nang maasikaso na namin ang ibang nagpapagamot. Pag hindi mo kaya, tawagan mo kami ng tatay mo. Kukuha lang ako ng langis. Saan naman ay Maya? Iyon lang at may narinig siya mga yabag na palis. May ilan sandaling namayani ang katahimikan bago niya naramdaman ang maingat na paghaplos ng kamay ni Jan sa pisngi niya. Sa halip na lumakas, tila lalo siyang nanlambot sa sesasyong idinulot niya sa kanya. Tama si Maya. Mahinang sabi nito sa pagkakalang wala pa rin siyang malay. Napakaganda mo. Parang nakakahiyang salubungin ang mga ganda mong mata. Parang ang sarap mo. Inilakbay na nito ang daliri sa kanyang mga labi. Halikan. Bilyang bigla siyang nagmulat ng mga mata. Narinig ko yun. Nanglaki ang mga mata nito at namula ang mukha. Mabilis itong tumalikod sa kanya. At naghagilap ng pwedeng gawin. Aliw na aliw naman siyang panoorin ang pagkataranta at pagkaasiwa nito. Pakiwari niya ay lalo itong gumagwapo habang tinitingnan ng matagal.
Sa city, pag may gusto ang isang lalaki sa isang babae, sinasabi niya kaagad, anong nararamdaman mo? Paglihis nito sa tinutumbok ng usapan, wala, it was just a gimmick. Kung gano'y tuturo ko na sa iyo ang daan pa uwi sa inyo. Hindi mo ako ihahatid, nanunubok na tanong niya. Marami pa akong dapat gawin. Nanatili itong nakatalikod sa kanya habang nagdidiktik ng mga dahon at bunga ng kung anong puno sa kapirasong baon ng liyo. Ilis Montes ang pangalan ko. Hindi pinansin ang sinabi nitong pakilala niya sa sarili. I'm 19. I live in Manila with my parents. Nasa pre-med course ako. Ilang taon simula ngayon ay magiging doktor na. Ikaw naman ang magpakilala sa sarili mo. Hindi ko mibose dyan. Sa halip na sumagot ay bumaba ito ng hagdan. Naghugas ito ng kamay sa harap ng banggera. Wala siyang nakitang lababo. Ang tubig na nagmumula sa hugasan ay malayang bumabagsak sa lupa sa ilalim niyon. Sige, ihahatid kita pero hindi na ako magpapakita ulit sa lola mo. Maya-maya ay sad nito sa mahinang boses. Nilalayuan kami ng mga tao sa pagyamanin na para bang may ketong kami o nakakahawang sakit. Hindi mo pa ipinapakilala ang sarili mo, sabi niya. Nakikipagkaibigan ako. Sa narinig ay napatingin nito sa kanya. Nasa lubong na naman niya ang malamlam nitong mga mata at warang ngayos niyang manlambot. Binigyan na ito ng isang matamis na ngiti. Bigla'y may tumikim na babae sa pintuan. Narito na ang langis. Pag-uwi saad ng babae. Mukhang kaedad lamang na ito. Simple ito pero maganda. Bumagi sa maliit na mukha nito ang singkit na mga mata. Nang maibaba ang bote ng langis sa mesa, isa ka lamang siya nito binigyan ng tipid ng ngiti. Ako si Ilis. Pakilala niya sa sarili sa kainilahad ang isang palad. Maya, tugon ang babae na kinamayan siya. Kumusta ang pakiramdam mo? Wala akong sakit, naisagot niya. Pagkatapos ay muli niyang binalingan si Jan. Uuwi na ako, salamat. Yun lang at humakbang na siya patungo sa pintuan. Nang walang maramdamang sumusunod sa kanya ay tumigil siya sa paglalakad at hiniwan si Jan. Itatid mo ako Jan, hindi nakikiusap ang tono niya, kundi nag-uutos. Napatingin si Jan kay Maya na waring humihingi ng permiso. Magkasintahan ba ang mga ito? Pagkatapos ay tahimik nang sumunod sa kanya si Jan. O magaling ka na. Nagulat na tanong ng nanay ni Jan nang lumabas sila ng pintuan. Nakaupo isa sa balkonahe kasama ang asawa. May natanong siyang papalayong mga tao kaya batid niyang katatapos lamang ng mga ito ng mga gamot. Tumango siya. Ipinakilala siya ni Jan sa mga magulang nito. Ang babae si Nanay Anding at ang lalaki naman si Tatay Nato. Hindi pa rin siya makapaniwala ng mga magulang ni Jan ng mga ito. Salamat po. Ihahatid ko na po siya. Paalam ni Jan sa mga magulang. Abay napakagandang bata ni Ray. Nakangiting saad ni Nanay Anding. Apo ka pala ni Aling Celia. Opo, nakangiting tumango siya. Nagbabakasyon lang po ako. Abay para mas maging masayang pagbabakasyon mo, pumunta ka rito sa Biyernes ng gabi. Pag-iimbita ni Nanay Anding, may munting kasayahan kami. Nay, nilingon ni Jan ang ina na warang hindi sumasang-ayon sa ginagawa nitong pag-imbita sa kanya. Siya ang gagawin nating panauhing pandangan. Masayang saad ni Nanay Anding. Hindi ba nato? Nilingon nito ang asawa. Tipid ng ngiti ang itinugon ni Nanay Nato. Sige po, tutuloy na po ako. Paalam niya. Hihintayin ka namin iya. Pahabol na sabi ni Nanay Anding. Anong okasyon? Tanong ni Ilis kay Jan nang binabaybay na nila ang daan patungo sa bahay ni Lola Celia niya. Pasalamat. Tipid na sagot nito na tulad ng dati ay nauuna ng ilang hakbang sa kanya. Siguro ay upang sundin ang minsang sinabi niya na huwag itong lalapit na gusto sa kanya. Pasalamat saan? Curious pa rin tanong niya. Pasalamat para sa natanggap namin grasya sa mga nagdaang araw. Patuloy ito sa paglakad. Dumami ang mga taong naniniwala at nagpapagot sa nanay at tatay ko. Hindi kami humihingi ng kabayan pero binibigyan nila kami ng mga regalong makakatulong sa amin. Nanggaling sila sa iba't ibang bayan. Yun lang ba ang ikinabubuhay niyo? Tanong pa rin niya. Ang panggagamot at pagbibenta ng iba't ibang klase ng natural na gamot. Sagot nito. Bukod doon ay nakikisaka sila sa lupang pag-aari ng ilang kaangkananan. Hindi ko kayang tumira sa ganitong lugar. Hindi niya napigilang sabihin. Anak siya ng kilalang business tycoon na si Rosal Montes. Simple man ang pamilyang pinagmula ng kanyang mami, namana pa rin niya ang pagiging elite ng mga Montes. Hindi ko kayang mabuhay ng ginto. Mamamatay ako rito. May ilang sandaling naghari ang katahimikan pagkatapos nito. Wala ka bang plano makipagsapalan sa ibang lugar? Pagkawa na itanong niya kay Jan, sa Maynila halimbawa, makasakaling magtakbo ang buo. Mag-iba ang takbo ng buhay ninyo. Hindi ko ito kaagad sumagot. Patuloy lamang sila sa paglakad.
Darating ka ba mamaya? Bigla na lang nitong tanong. Gusto mo ba? Nakangiting balik tanong niya. Tiyak hindi ka papayagan ng lola mo. Pero may magagawa akong paraan. Pilit niyang pinantay ang bilis sa paglakad nito. O ano, gusto mo bang pumunta ako? Hindi pa rin ito kumibo. Sige, wag na lang. Ayaw mo yata eh. Inunahan niya ito. Gusto. Bigla na lang nasabi nito na ikinitigil niya. Hinarap niya ito. Talaga? Namumula ang mukhang tumango ito. She found him cute when she blushed. Innocent ang itsura nito. Malayo ito sa mga lalaking nakilala niya sa Maynila. Mga lalaking tila parating hinumbaran sa tingin ng mga babae. Iba si Jen. Maski sa pagsuyod sa kanya ng tingin ay tila ingat na ingat ito. Susunduin kita. Sabi nito halatang iniiwasang masalubong ang mga muntani. May wish ka? Paberong tanong niya. Basta susunduin kita. I'll wait for you. May matamis na ngiti sa mga labing nagpatiunan na siya sa paghakbang. Hindi na ito sumama hanggang sa bahay ng lola niya. Tulad ng sinabi nito. Elise, kakain na. Lola, masama po ang pakiramdam ko. Pero nakainom na po ako ng gamot. Lalabas na lang po ako pag nagutom ako. Katatapos lang ngayon, sinilis ang kama niya. Sa klase ng pagkakaayos niya sa mga unan, ay mistulang may matutulog doon na nakatalukbong ng kumot. Hindi pwede hindi ka kumain ng hapunan, muling saan ng matanda. Lalabas po ako mamaya, sabi niya. Pangako. Nakaramdam siya ng ilang sandali, nang wala nang marinig na boses ay muli niyang pinasadahan ang tingin ng sarili. She was wearing a black dress, isang paraan iyon upang hindi siya maaninag ng lola niya sa dilim. Ganun pa man ay tiniyak pa rin niyang hindi siya magmumukhang dadalo sa gathering sa isang hotel. Off-shoulder ang damit niya. Kitang-kitang mabuputing balikat niya. Hindi na siya nagsuot ng alas. Aliw na aliw na pinagmasdan niya ang sarili. Mabuti nilang may gwapo rito. Anong isip niya? At least naging alibang pagbabashin mo nang wala sa oras. Ngayon ko lang naman makikipag good times sa dyan na yun. Pag-uwi mo sa Manila, goodbye na sa kanya. Pagkatapos ay dinikit niya ang mga tainga sa dahon ng pinto. Nang walang marinig na ingay mula sa labas, ay dahan-dahan niyang binuksan ang bintana niyari sa kahoy at doon lumabas. Mababa na ang bintana kaya hindi siya nahirapang tumalon doon. Tanging ang nag-iisang ilaw sa harapan ng bahay ang nakasindi. Tahimik siya nakalabas ng gate na hindi namamalaya ng lola niya at ang dalawa pa nitong kasama sa bahay. Muntik pa siyang mapatili sa gulat ng mabangga niya ang bultong iyon sa dilim habang nakalimon siya sa bahay ng lola niya. Masilis, mahinang sambit nito. Jan, excited na sabi niya. Kanina ka pa. Mga kalahating oras pa lang naman. Ano? Nagpatiunan niya sa paglakad bago pa may makakita sa kanila. Kung sa bagay may distansya sa isa't isang mga bahay sa lugar na iyon, maaging natutulog ang mga tao kaya pag ganong oras at tahimik niyang paligid. Himalang pinayagan ka ng lola mo. Tanong nito na nakasunod sa kanya. Ah, oo naman. Binilisan na niya ang paglakad bago pa siya nito mabukan na pumislit lang siya. Baka kapag nalaman ito ang totoo ay pauwiin siya nito. Nalako ang wills ko, sabi nito. Talaga? Halika. Hinawakan itong isang kamay niya at tigil niya siya sa wills na sinasabi nito. May flashlight itong dala na agad lumiwanag nang nasa harapan na sila nang tinutukoy nitong sasakyan. Ito ang sasakyan mo. Naaaliw na tanong niya. Pasensya na. Waring nahihiya pang sagot nito. Iaayos nito ang sasakyan gawa sa kawayan at hila-hila ng kalabong. Inalalayan siya nito pa sa kayroon. Okay lang sa'yo. Oo naman, sagot niya lalong napangiti. It's fun. Ngayon lang ako nakasakay sa ganito. Kung hindi nagsalita ang taong lula ng kalabaw ay hindi pa niya mapapansin na may nakasakay roon. Isa iyong lalaking sa tansyan niya ay kaedad ni Chan. Payat ito at mukhang makwela. Aalis na ba? Sige, Ipoy, sagot ni Chan. Pinsan ko, si Ipoy. Ipoy si Miss Elise Montes. Siya yung sinasabi ko sa iyong bakasyonista. Napo ni Aling Celia. Ngitian niya si Ipoy nang tumingin ito sa kanya. Sumaludo naman ito. Hindi nagtagal ay lumalakad ng kalabaw para siyang mamamatay sa kilig habang katabi niya si Jen. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong na pantalon. Maayos na nakasuklay ang buhok nito. Hindi katulad ng mga unang beses nilang pagkikita. Hindi pamilyar ang pabangong naamoy niya rito. Ngunit hindi naman inyong matapang sa ilong. Maliwalas ang gabi. Mabituin ang langit. Hindi niya alam kung bakit ganun lamang nadarama niya ang kaligayahan habang lula niya ang sasakyang iyon. Siguro ay dahil bagong karanasan niyon para sa kanya. Hindi ordinary dahil may kasama siyang lalaki nagpapablis ng tibok ng puso niya. Sana ay maging masaya ka ngayong gabi. Sabi ni Jan pagkuhan, magiging masaya ako dahil kasama kita. Bigla naman niyang nasabi. Gulat na napalingon sa kanila si Ipoy. Nandito na sila.
Malakas na anunsyo ng isang boses nang papasok pa lamang si Nailis at Jen sa bakuran. Naging hudyat iyon sa pagsisimula ng iba't ibang klase ng ingay na nililikha ng tambol, drum, lata at kumakalansing na tansan. Hinihipang kawayan at kung ano-ano pa. Pagkatapos ay pumailan lang sa ere ang malamis na awit ni Maya habang nakayatayo ito sa entabladong gawa sa mga kawayan at kapoy. Bagay ang kundi mang awitin sa maliit na boses nito. Napangiti siya habang iginagala ang paningin sa paligid. Maliwanag na maliwanag doon dahil sa mga nakakalat na gasera at sa mga sinisigang tuyong kahoy sa di kalayuan. Naghihiyawan ng mga bata habang naglalaro ng patentero. Sa gitnang bahagi ng bakuran ay may mahabang mesa kung saan nakalagay ang mga pagkaing inihanda ng mga ito. Halika kayo't kumain, anyaya sa kanila ng mababit na si Nanay Andi. Diyan ay po, salunghan niyo ang bisita. Maglilo siyang iginiyan ng ginang sa harapan ng mesa. Pinagsilbihan siya nito. Ang iba ay masayang nakamasid sa kanya na parabang siya na ang pinaka-espesyal na tao sa buong mundo. Ang saya pala ng Thanksgiving niyo. Hindi niya mapigilang sabi habang kumakain. Kasalo na niya si John, Ipoy at Maya. Ang iba ay nagkakainan na rin habang nasa balkonahin ng kanya-kanyang kubo. Punta ka uli sa susunod na pasasalamat. Pag-iimbita ni John sa kanya. Hindi pa natatapos itong gabi to ay nang iimbita ka na uli. Nakangiting sabi niya. Gusto ka lang niyang makita palagi. Nanunod yung sabat ni Ipoy. Ipoy, pinandilata ni John ang katabing pinsan. Tahimik lang si Maya habang kumakain. Pagkatapos ng salusayo, masayang nagsayawan ang mga kadalagahan at kabinataan. Nakasanampak na sila ni John sa baling na nakalatag sa lupa at nakamasid sa mga tuyong sangang unti-unti ng tinutupok ng apoy. Niyaya kasi ni Ipoy si Maya na sumayo kaya naiwan silang dalawa ron. Masaya ka ba? Tanong ni John pagkatapos ng ilang sandaling hindi nila pagkikibuan. Oo naman, may mga ngiti sa labing tubo niya. Mababait ang mga magulang mo at iba pang tao rito. Muling naghari ang katahimikan. Maaari ba kitang maisayaw? Sa di maipaliwanag na dahilan, biglang kumabog ang dibdib niya sa narinig na sinabi nito. Hindi niya napigilan ang sariling muli itong pasadahan ng tingin. Gwapo talaga ito maski sa ang anggulo niya tingnan. Marahil lalong malalantad ang kagwapuhan nito kung mabibihisan ng magagarang damo. Nakakatunaw ang mga ngiti nito. Sa managaanyayang ngiti pa lang ngayon, ay parang hindi na niya magagawang tumanggi. May angkin siyang ganda na minana niya sa mga montes. Matangkad, maganda ang hubog ng katawan, makinis ang balat at mistisa. Marami ang nahuhumaling na lalaki sa kanya sa Maynila. Lahat ay gwapo, mayaman at matalino. Subalit hindi siya nabihag sa mayayaman at disenteng lalaking iyon para sa isang iglap. May mapahanga siya ni Jana ito na isang pobre. Walang maipagmamalaking family background at hindi pa niya gaano kilala. Oo naman, nakangiting iniabot niya rito ang isang kamay. May ngiti sa mga labing agad nitong hinawakan. Ang kamay niya. Pagkatapos ay maingat siyang itinayo at isineo sa dako rin na iyo. Hindi mapigilan ang bilis na pagtahip ng dibdib niya habang nagkahina ang kanilang mga mata. Pakiramdam niya ng mga sandaling iyon ay silang dalawa na lamang naroon. Sa tunog ng tambol at kanansing ng mga lata at tansan ay tila napalitan ng malamis na tumantikong tugtugin mula sa violin. Unti-unting naglapit ang kanilang mga mukha hanggang sa halos magkalanghapan na sila ng hininga. Naipikit niya ang mga mata ay tiyak na niya sa kanyang sarili na handa na siyang tanggapin ang kanyang unang halik. Manganganak na si Elena. Maya-maya ay sigaw ng isang boses ng babae. Parang napasong naghiwalay sila ni Jan. Ipagpaumanhin mo pero kailangan muna kitang iwanan. Pagkasabi niya ay mabilis itong nagtungo sa kubo. May kinuha ito roon ang mga gamit bago lumipat sa kabilang kubo na marahil ay kinaroroonan ng buntis. Agad namang naghugas ng mga kamay sa nasa labas na poso si Aling Andri. Nataranta ang lahat. Nagtulong-tulong ang iba sa paghanda ng kung ano-ano para sa kakailanganin ng mga anak. Natutulala na lang si habang nakaupo sa isang bangko. Dinig na dinig niya ang paghiyaw ng mga anak. Pasensya ka na. Sabi ni Jen pagbalik nito sa tabi niya. Ganito talaga rito sa amin. Kahanga-hanga ang mga taong katulad ninyo. Hindi napigilang sabi niya. Bibihira na ngayon ang bayan niya. Hindi nagtagal ay umalingaw nga ang malakas na iyak ng sanggol. Lalaki, sigaw ng babaeng parating nagbabalita na nangyayari. Tila nakahinga ng maluwag si Jan. Matagal nang hindi ni Aling Inlena na magkaanak ng lalaki. Ipinagkaloob na rin sa wakas ng Panginoon ang kahilingan niya. Sadyang walang imposible sa mundong ito. Ang lahat ay nagiging posible basta may paniniwala ka sa kanya. Pinukol niya ito ng humahangang tingin.
Bilisan mo, Ipoy. Pakiusap ni Jan sa pinsang nagpapatakbo ng kalabaw. Baka hinahanap na si Miss Elise ng lola niya. Kung kailan lumalalim na ang gabi, saka naman tinatamad itong kalabaw. Nagre-reklamong sagot ni Ipoy. Ayaw nang lumaga. Malapit na ang bahay, sabi ni Liz, pwede na akong maglakad pa uwi. Sasabayan kita. Inalalayan na siya ni Jan na makatayo. Ihatid mo na ang kalabaw, Ipoy. Pagkuha na iutos nito, ako na lang maghahatid kay Miss Elise. Areglado, tugon ni Ipoy. Hawak-hawak pa rin dyan ang isang kamay niya habang naglalakad sila sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ito na yata ang minakasimasayang sandali ng buhay ko. Bigla na lang nasabi ito. Bakit naman? Dahil kasama kita. Diretsyong sagot nito. Ang akala ko pa naman ay mahihiyain ka. Napapangiting sabi niya. Sinadya niya ang bagalan ng paglalakad upang hindi ka agad sila makarating sa kanilang bahay. Hindi ko kayang suwayin ang sinasabi ng puso ko. Pwede ba tayong magkita ulit bukas? Saan? Walang kayeming sagot niya. Sa Batis, darating ako. Nagpasalamat na lang siya at walang alagang aso si Lola Sally. Tahimik silang nakarating sa harap ng gate na iniwan niyang nakabukas. Good night, Jan. Paalam niya. Matulog kang maputi. Habil nito. Tumango siya at nakapasok na siya ng gate nang hindi pa rin niya napigilan ang sariling bumalik. At walang sabi-sabing ginawa na ng matunog na halik sa pisngi si Jan. Gulat na natutok nito ang pisngi hinalikan niya. May ngiti sa mga labing tuloy-tuloy na siyang pumasok sa loob ng gate. Sa bintana pa rin siya dumaan. Tahimik siyang nakakit sa kanyang silid nang hindi namamalaya ng mga kasambahay niya. Hindi siya nakatulog ng mabuti ng gabi ngayon sa kaiisip kay Jan. May ilang sandaling napat na si Elise habang nakatanaw kay Jan na nakaupo sa isang malaking bato at pinagmamasdan ng kagandahan ng Batis. Pinagsawaan muna niya itong pagmasdan bago siya nagpa siyang lumapit. Hay, mahinang bati niya. Na si Elise, tila nang islap sa kaligayaan ng mga mata ito pagkakita sa kanya. Sa susunod na tinawag mo uli akong miss, hindi na ako magpapakita sa iyo. Paberong sabi niya, Elise na lang, ang ganda mo. Titig na titig ito sa kanyang mukha. Hindi na naman napigilan ang sariling pakatitigan ito. Bakit ba hindi niya magawang ibaling sa ibang paningin sa oras na makita niya ito? Parang gusto na lamang nitong pagmasdan habang buhay. Halos madama siya sa pagmamadaling makarating sa Batis. Ang paalam niya kay Lola Celia ay mamama siya lang siya sa malapit, pero hindi siya lalayo. Palibhasa abala ang matanda sa pag-aasikaso. Sa mga bumibili ng baboy at manok ay pinayagan agad siya nito. Pero ano nga bang mayroon ng lalaking ito para magkaganon siya? Sa isang iglab ay parang ayaw na niyang iwanan ang pagyamanin sa kabila ng katotohanan. Sa lahat ito sa maraming bagay na sa syudad lamang niya maaaring matagpuan. Natakot ako, muling sabi ito. Akala ko hindi ka na darating. Anong paalam mo sa lola mo? Hindi siya sumagot. Walang kakurap-kurap ang mga mata niya habang nakatitig dito. Maski na simpleng kamiseta at walking shirts lamang ang suod nito, ay hindi pa rin maikakaila ang taglay nitong kagwapuan. Halika. Nang hawakan nito ang kamay niya ay saka lamang siya natauhan. Palipat-lipat na magkakalapit na bato na nakatawid sila sa kabilang dakong ng Batis. Iginiyas niya nito papasok sa isang lihim. Wala bang ahas dito? Kinakabahang tanong niya na nakaupo na sila sa mga batong nasa bukana niya. Mula roon ay kitang-kita nilang pagbagsak ng tubig sa ilong mula sa di kalayo ang talon. Pag meron mamamatay na muna ako bago kanila matuklong. Talaga, sinulya pa na naman niya ito. Nauna haglip ng tingin niya ang patong-patong na libro sa tagiliran nito. Kanino ang mga yan? Sa akin, dito ako nagbabasa kapag gusto kong matuto ka agad. Maingay kasi sa kumo. Hindi siya makapaniwala ang isang katulad ito ay makakapagbasa ng ganun kakapal na libro. Tungkol saan ang mga librong yan? Hindi na pagilang tanong niya. Luma na ang mga libro. Bago pa niya mabasa ang mga titulo niya, ay naisilid na nito ang mga yun sa isang bag. Mga lumang librong minanapan ang mga magulang ko sa mga ninuno nila. Sagot nito. Nagtataglay ito ng iba't ibang klase ng orasyon at panalangin para sa mas mabisang panggagamot. Pinagsabay niya ang pag-iling at pag-ngiti. Hindi ko alam kung paano nakakapagpagaling ang mga librong yan. Balak mo na bang gawing profesyon ang ganyang panggagamot? Marami na ang napagaling ng nanay at tatay. Formal na sagot nito. Ah, yung mga taong walang pinag-aralan at mahilig magpapaniwala sa mga bagay na imposibleng mangyari. Hindi, isip lang o matalino ang ginagamit namin sa panggagamot, kundi ang aming paniniwala sa pinakamapangyarihan sa ating lahat at ang sinasabi ng aming mga puso. Napataas kilay siya. Hindi ko alam kung anong klaseng mga ninalang kayo, nasabi niya. Kahit ito't wala nang nag-i-exist na katulad niyo sa panahon ngayon, ang tawag sa amin ang malulupit at walang pananampalataya ay malungkukulang. Sa tuwing may nagaganap na sakuna sa pagyamanin, wala na silang ibang sinisisi kundi kami.
nanggagaling sa iba't ibang bayan ang mga nagpapagamot sa amin. Totoong marami ang napahamak sa lugar na ito. Ang iba ay mga taong malupit sa kalikasan. Mga taong walang pakundangang sumisira sa mga puno at pumapatay sa mga walang kamalay-malay na ibon at hayop. Mga natuklaw ng ahas o nabagukang ulo sa mga bato ng madulas sa batis. Kami ang sinisi nila. Pinagbabato nila kami, sinaktan, inalipusta hanggang sa lisanin namin ang sentro ng pagyamanin at lumipat kami rito sa liblib na lugar. Maraming beses nang nangyari yun sa amin. Hindi pa kami rito nakatira. Palipat-lipat kami ng tirahan sa malalayong lugar. Namaasang makakatagpo ng tahimik na lugar na pwede namin manatili ng matagal. Kung saan yun, hindi pa namin alam. Umalatay ang lukot sa malalim nitong mga mata. May ilang sandaling naghari ang katahimikan bago nila muling narinig ang boses nito. Pasensya ka na at nasabi ko ang mga ito. It's okay dyan. Hindi kaya wala silang makitang patunay na nakapagpapagaling kayo sa karamdaman kaya nila kayo ay pinagtatabuyan. Napabuntong hininga ito. Isang kaangka namin ang nanilbihan sa isang napakayamang angkan sa syudad. Narito habang nakatanaw sa malayo. Ang amor tiyaw na isang mayamang yudo ay bigla na lamang natulla. Walang nangyari sa pagpapagamot ng doon sa iba't ibang bansa. Pero nagtiwala at iniwala sa magagawa ng isang katulad namin, ang matandang mayordomang tanging kasama niya sa bahay. Isang araw umuwi si Adela upang sunduin ang mga magulang ko. Sila ang gumamot sa mayamang doon. At pagkatapos ng ilang buwan na pagbisibisita ng mga magulang ko sa tahanan ng doon ay gumaling ito. Pinaglaruan ng espiritu. Bagay na hindi pinaniniwala ng isang dalubhasang doktor. Pero bakit napagaling siya ng mga magulang ko? Formal na nilingon siya nito. Hindi siya nakaimik. Mahirap paniwalaan ayon pero sa kanya. Pero hindi naman ito mukhang nagsisinungaling. Sa lugar na ito, may natitira pa rin namang naniniwala sa amin. Ang mga kapangyarihan, sila ang walang paniniwala. Sila ang galit sa katulad namin. Sinundan ayon ng bibingin katahimikan. Halika, pagkawa na iyanyaya nito. Saan? Sa itaas ng burol. Masarap mamasyal doon. Makikita mo ang magandang tanawin. Ang magandang kalikasan. Hindi siya tuminag sinakna o upuan. I'm afraid of heights, pagtatapat niya. Nahihilo ako at naduduwal pag nasa mataas na lugar. Kasama mo naman ako. Napalunok siya habang nakatingin dito. Pagkatapos ay natagpuan na lamang niya ang sariling nakayakap na mahipit. Sa katawan ito habang umaakyat sila sa burol. Habang inigi-inigiya si Rito Ron, ay nakapikit ang kanyang mga mata. Pwede mo nang buksan ang mga mata mo. Maya-maya ay saad niya dyan. Dahan-dahan nga niyang binuksan ang mga mata at saka alam niya na kumpirmang naroon na sila sa ituktok ng burol. Oh my God, I made it. Nasisiyang sabi niya habang ginagala ang panin sa paligid. Napapaligiran sila ng malalaking punong ang pagkakaber din ng mga dahon ay maliwala sa mga mata. Napakaganda ng tawi ng mga lumilipad na ibon na sabay-sabay ang paggalaw ng mga pakpak. Kay sarap tumingala sa langit. Subalit nang ibaba niyang panin sa ilog ay bigla na lamang siyang nahilo. At muntik nang matumba kung hindi siya maagap na naalalayan ni Chad. Hindi ko pa rin pala kaya. Mahinang sabi niya. Kaya mo. Walang imposible sa mundong ito. Inalalayan siya nito paupo sa maliit na damo. Dito ako madalas na pumupunta kapag gusto kong mangarap. Masarap bumuo ng mga pangarap dito. Para kasing dito ay napakalapit ng langit at pwedeng-pwede mong abutin. Nakakahawa ka. Iiling-iling na sabi niya. Pero nahihilo pa rin ako. Tinutok niya ang noo. Maingat itong inihilig ang kanyang ulo sa balikan nito. Ipikit mo na lang ang mga mata mo. What's your greatest dream? Hindi napigil ang tanong niya nang makapikit na ang kanyang mga mata. Gusto kong maiiyak sa kahirapan ng mga magulang at kaangkang ko. Diretsyang sagot nito. Gusto kong mabigyan sila ng lupaing matatawag nilang kanila. Iyong hindi sila basta-basta mapapalaya sa mga taong nagagalit sa kanila. Iyong ma-enjoy nila yung tahimik at komportableng buhay. Napasinghot siya nang dumantay sa leeg nito ang ilong niya. Gustong-gusto niya ang natural nitong amoy na parang pinaghalong pawis at kolong. Ipagpapatayo ko sila ng mga bahay na hindi kayang gibayin ng bagyo o hangin. Patuloy na sabi nito. Halos wala na sa mga sinasabi nito ang atensyon niya. Isiniksik pa niyang lalo ang katawan sa katawan nito habang nananatiling nakapikit ang kanyang mga mata. May boyfriend ka na ba? Pagkuha na itanong nito. Bawal sa amin magkapatid ang magkaroon ng boyfriend hanggat hindi pa kami 18. Sagot niya. I didn't entertain suitors then. Nainip ang mga gustong lumigaw sa akin kaya nanligaw na sa iba. When I turned 18, wala na akong suitors. Maraming nanliligaw uli ngayong 19 ako, pero wala akong magustuhan sa kanila. Anong hinahanap mo sa isang lalaki? Sumunod na tanong nito. Well, mabait, gentleman, matangkad, moreno at... Bigla siyang natigilan.
Mga katangian ito ang nabanggit niya. At mayaman, dugtong nito. Sa tingin mo ba iyon ang makapagpapasaya sa isang tao? Tanong niya. Yaman, iba ang naging sagot nito. Kailan ang balik mo sa Maynila? Bakit? Gusto mo na bang umalis ako? Sana ay magtagal ka pa rito. Kahit bago man lang ako umalis. Umalis? Napamaang siya. Saan ka pupunta? Nag-aaral ako. Inilayo niya ang ulo mula sa pagkakahilig sa balikat nito. Nag-aaral ka? Nakakapagtaka ba? Maitipid ng iting gumuhit sa mga labi nito. Sa isang pampublikong eskwelan lang, pinagsusumikapan ng nanay at tatay yun pati ng mga kaangka namin. Nagtutulungan sila para lang may makapag-aral sa amin kahit isa o dalawa. That's good, nasiyahang sabi niya. Pagkatapos pwede kang kumuha ng scholarship sa Manila. Sasabihin ko sa daddy ko na tulungan ka. Kung gusto mo naman, ipapasok kita ng trabaho sa amin. Tapos mag-aaral ka habang nagtatrabaho. Tapos, naudlot ang sinasabi niya nung maramdaman ang maingat na paghawak nito sa kanyang kamay. Diyan, mahinang usan niyang masalubong niyang mga gandang mata nito. Hinawi nito ang buhok na bahagyang tumatakip sa kalahati ng mukha niya at dahan-dahan itong ipinaglakbay ang mga daliri sa kanyang kilay, mata, ilong at mga labi. Unti-unting naghiwalay ang mga labi niya nang dahan-dahan itong inilapit ang mukha sa kanya. Bago tuloy ang lumapat sa mga labi niya ang mga labi nito, ay sinalubong ng mga mata nito ang mga mata niya na waring humihingi ng permiso. Nangipikit niya ang kanyang mga mata, ay tuluyan ang nagtagpo ang kanilang mga labi. Elise was 19 and it was her very first kiss. Nangyari yon sa isang lugar na inisip niyang sa pangarap lamang niya pwedeng marating. Sa isang mataas na lugar na dati hindi niya kayang aktayatin. Wala nang hihigit pa sa kaligayahang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Tinubo niya ang mga halik ni Chan sa sarili niyang paraan. Napakatamis ng mga labi nito. Parang ayaw na niyang matapos ang sandaling iyon. Kung madaling magkatotoo ang pangarap na ginawa sa burol na iyon, ipinagdarasal niyang sana ay tumigil na sa pagtakbo ang orasan upang manatili silang magkasama roon ni Jan. Biglang pumatak ang ulan. Saka lamang sila naghiwalay at sabay na tumingala sa kalangitan. Mabilis na siyang inalalayan ito pababa ng burol bago pa lumakas ang ulan. Bumalik sila sa yungib at doon nagpatila ng ulan. Nagkasintahan ba kayo ni Maya? Hindi niya napigilan ang mag-usisa habang kapwa nila pinagmamasda ng mga patak ng ulan sa labas ng ngipin. Magagawa ko bang humalik ng ibang babae kung may kasintahan na ako? Nakangiting tanong nito sa kanya, kasamang umingiti ang malalamlam nitong mata. Sapat na iyon upang maisip niyang walang mali sa ginagawa niya. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy ang pagtatagpo ni Nailis at Chan. Naging permanenteng pasyalan nila ang batis, ang burol at ang gubat. Naging isang magandang paraiso yun para kay Elise at sa kanyang bagong tuklas na pag-ibig. Ate Elise, sabay-sabay na pagtawag ng mga batang lalaki na nakaupo sa batuhan sa pampang at tinuturo ang magbasa ni Jan. Ilang beses na nitong naisama ang mga bata habang namamasyal sila roon. Naglalaro sa edad na 6 hanggang 10 ang edad ng 8 bata. May ngiti sa mga labing kinawayan niya ang mga ito. Nagdala ko ng merienda. Malakas na sabi niya. Bit-bit ang picnic basket na gawa niyang magpuslit ng mga pagkain sa bahay ni Lola Celia habang abala ito sa poultry. Kinawayan siya ni Jan. Sandali na lang to. Lalong lumawak ang pagkakangiti niya habang nakamasid sa binata. Nakitulong na rin siya sa pagtuturo sa mga bata. Pagkatapos ay nakiusap ang mga ito na maliligo sa batis at pumayag na managad si Jan. Kung ituring mo sila ay parang mga kapatid na. Saad niya nang sila na lamang nakaupo sa batuhan at binabantayan ang mga batang naliligo. Ikaw pa ang nagtuturo sa kanilang magbasa. Magkakapamilya ang turingan namin, sagot nito. Isa sa ipinagkait sa mga ninunong namin ang edukasyon. Iyon ang isa sa mga gandang bagay na nagawang ipagkaloob sa akin ng mga magulang ko. Gusto kong bigyang yaman ang isipin ng mga masmos na ito hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Hindi niya napigilan ang sariling pukulin na ito ng humahangang tingin. Naisip namin siguro na makakapamuhay rin kami ng normal kung may isa man lang sa amin ang makapagtatapos ng pag-aaral. Normal. Yung tahimik, yung walang gumugulo, umaalipusta at nagtatabi sa amin. Yung tatanggapin nila kami maging sino o ano pa kami. Hindi kami mga salot, Elise. Hindi kami mga kampo ng kadilingan. Gumagamot kami ng may karamdaman at hindi pumapatay. Hindi kami mga mangkukulam. Nagtima mga bagang nito habang nakatanaw sa malayo. Sa tuwing ipinagtatabuyan kami ng mga tao, diladala niya ako sa isang ligtas na lugar. Mapahamak na ang lahat, huwag lang ako. Dahil ako raw ang hulog ng Panginoon sa kanila na makapag-aawan sa kanila sa buhay na ganito.
Inilipat nito ang tingin sa mga batang naliligo pa rin sa batis. Lumaki ako at nagkaisip na katulad nila. Hindi pwedeng makipaglaro sa iba, kundi sa mga kauri lamang. Kung magpapatuloy ang kalupitan ng mga tao sa amin, ano pa ang magiging kinabukasan ng mga batang ito, ng aming angkan? Tila nawalan siya ng boses. Para sa mga taong ito, mabahalaga ang bawat sintimo at ang butil ng kanin. Habang nag-uumapaw ang pagkain at salapi sa kanyang pamilya, ang mga basura nila ay punong-puno ng mga pagkain hindi na makayang kainin ng mga tao sa kanilang mansyon. Habang may mga taong katulad ni Nadjan, pilit naghahanap ng magandang kapalaran sa kabila ng katayuan ng mga ito sa buhay. Naputo ng pag-isip niya na may nagsaboy ng tubig sa kanila. Hindi lang iyon, hinila pa sila ng mga bata patungo sa batis hanggang sa pati siya ay nabasanan. Sandali, pag-aawat ni Nadjan sa mga bata, nababasa na ang ate Elis niya. Bagay sila, sabi ng isang batang babae. Isang maganda at isang gwapo. Yehey, pasensya ka na. Hingin pa umanhin sa kanya ni Jen. May ngiti sa mga labing hinaplos niya ang isang kamay ang pisngi nito. Nangako siya sa kanyang sarili. Natutulungan niya mga ito sa oras na nakauwi na siya sa kanilang mansyon. Kailan tayo magkikita uli? Nasasabik niya tanong ni Elis nang makauwi na ang mga bata at silang dalawa na lamang naroon sa gubat. Nakasalampak siya sa banig na inilatag ni Jen sa damuhan. Kung pwede lang ay huwag na siyang umalis sa tabi nito. Kung maaari lang ay magkasama na sila habang buhay. Sa halip na sumagot ay umakyat ito sa nasa likuran niyang puno na ang katawan at mga sangay ginagapangan ng mumulaklak na orchidyas. Tumingala siya at nakita niyang pumipitas ito ng maliliit na bulaklak. Isa-isa nitong inilaglag ang mayon hanggang sa halos inuulan na siya ng bulaklak. Sumama sa hangin ang bangunang mayon. Napangiti siya nang makitang nasa gitna na siya ng mga bulaklak na may iba't ibang kulay. They're beautiful, sabi niya habang nakatingala kay Jan sa itaas ng puno. Pero ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Puno ng pagsuyong sabi nito. At ang babaeng iyon na pinakamaganda sa lahat ang mahal ko. Pinahan ang kaligayahan ng kanyang puso. Jan! Automatikong nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. Noon lamang niya narinig ang mga salitang iyon mula rito. Mahal mo ako. Mahal na mahal. Malakas na sigaw nito. Umaba ka rito pwede. Kinawayan niya ito. May sasabihin ako sa iyo. Importante. Mabilis itong bumaba mula sa puno at lumapit sa kanya. Ano yun? Tanong nito. Sumilay ang isang matamis na ngiti sa mga labi niya bago sumagot. Mahal din kita. Mahal na mahal din kita. Bigla itong napasigaw ng malakas. Saka siya binuhat. Umikot ito ng umikot habang karga siya. Wala na yatang sasaya pa sa kanya ng mga sandaling iyon. Darating ang mga magulang mo bukas para sunduin ka. Pagbabalita ni Tio Daltonia, ang asawa ng pangayon na kapatid ng kanyang mam. Kagagaling lamang nito ng Maynila. Ito ang kumukuha ng mga baboy, manok at idlog na idinideliver sa Maynila. Bukas, bigla siyang sinalakay ng kaba. Ibig sabihin ay magkakahiwalay na sila ni Jan. Eksakto't isa't kalahating buwan ang nakalilipas mula nang sagutin niya ang panliligaw ni Jan. Hindi man disenteng tingnan sa ginawa niya ay sa gubat, ngunit wala siyang mapagpipilian. Tiyak na hahadlangan ng lola niya ang bagay na yun sa oras na sinabi ni Rito o hinayaan niyang bumisita sa bahay nito si Jan. Naghihintay pa siya ng buwelo bago niya sabihin dito ang tungkol sa kanila. Hindi ko pa gusto umuwi. Sagot niya sa Tio Dalton niya. Nakaupo sila harap ng mesa. O akala ko ba hindi ka makakatagal dito? Nagtatakang tanong ni Lola Celia na noon ay nagkakatay ng manok sa kusin. Paano makakatagal sa isang simpleng lugar ang isang sosyal? Nakangiting saan ni Tio Dalton niya. Pasalamat ka at pinakisapan ng kapatid mong si Allegria ang mami at daddy niyo. Napauwiin ka na. Tutal malapit na ang pasukan. Patuloy sa pagsalakay ang takot sa kanyang dibdib. Natatakot siyang mapawalay kay Jan. Nang araw din na yun ay kinatagpo niya uli ito sa iyong iba. Sumama ka sa akin sa Maynila. Punong-puno ng determinasyon ang tinig na sabi ni Liz kay Jan. Nasa bungad sila ng iyong. Hindi mo lamang sinasabi mo. Nakakunot noong sagot nito. Ni hindi pa ako nakikilala ng mga magulang mo. Isa pa ay masyado pa tayong mga bata. Hindi na tayo mga bata. Aniyan sa nanlalaking mga mata. Hinagip nito ang mga kamay niya. Makinig ka. Masyado mabilis ang mga pangyayari para sa ating dalawa. Pareho pa tayong maraming hindi alam tungkol sa isa't isa. Kung ano man ang mga nangyari ng mga nagdaang araw, alam natin pareho na dala lang iyon ang damdamin natin. Mahal natin ang isa't isa. That's exactly the point. Hinawakan niya ang magkabilang pisang ito at sinalubong niya ng tingin ng mata. We love each other. May dahilan para isipin natin ang magsama at hindi na magkahiwalay. Ikaw na rin ang sabi sa lahat ng bagay sa mundo ay pwedeng maging posible.
Hindi ka nun kadali yun. Paiwas itong tumalikod sa kanya. Paano ang mga pangarap natin? Makakapag-aral pa rin ako kahit anong mangyari. Magiging doktor ako dyan. Mayaman ang pamilya ko at kahit ikaw ay magagawa nilang tulong. Hindi ko alam kung sino ang mga taong dapat kong pagkatiwalaan, Elise. Malungkot na sabi ito. Isa ang lola mo sa mga nagagalit sa angka namin. Hindi ako matatanggap ng pamilya mo at ayokong iasa sa kanilang kinabukasan ko. Hindi mo pakilala ang mga magulang ko. Pilit niyang pangumbinsi rito. Mababait sila dyan. Wala silang ibang gusto kundi ang maging masaya kami. Kaya mas hindi natin sila dapat bigyan ng problema. May maaanilan na panglaw sa mga mata nito nang humarap sa kanya. Bata ka pa para sirain mo ang kinabukasan mo. Hindi ko pa rin natutupad ang pangarap ko para sa mga magulang ko. Ayokong dumating ang panahon na pagsisisihan ko ang lahat. What do you mean? Unti-unting nabasa ng luha ang kanyang mga mata. Sumusuko ka na bagad. Hindi ko kayang ipagpalit ang pangarap ko. Napatungong sagot nito. Hindi lang ang mga magulang ko ang umaasa sa akin, kundi ang buong angka namin. Pag nawala ako, guguha ang mga parangarap nila para sa akin. Iyan ang dahilan kung kaya't sinubukan kong iwasan ka at sikilin ang nararamdaman ko. Noong una pero naging mas makapangyarihan ang puso ko kaysa sa isip ko sa mga nakalipas na araw. May ilang sandali siyang nawala ng boses sa narinig. You're unfair, aniya sa gumagaralgal na boss. Hindi mo na dapat hinayaang ubabot tayo sa ganito kung ganyan din lang ang sasabihin mo. E di sana noon pa lang ay hindi ko na pinag-aralang mahalin ka. Nais na niyang umiyak nang maalalang noong una ay sinabi niya sa sarili na hindi niya ito seseryosohin. Pagbalik niya sa Maynila ay kasama niyang iiwan sa pagdimanin ng alaala nito. Subalit heto siya ngayon, hindi ito maiwan-iwan. Kulang na lang ay lumuhod siya sa pana nito, huwag lang magbukas ng gano'n ng lamang ang pag-iibigan nila. Don't do this to me, Jan. Luha nang sabi niya, ikaw ang unang lalaking minahal ko ng ganito. Parang hindi ko kayang kalimutan ka. Hindi ito magwawakas dito, Elise. Anito sa sinserong tinig. Masyado palang maaga para dumating ka sa buhay ko. Hindi ito ang tamang panahon para sa ating dalawa. May ibang tamang panahon na darating iyon at sa hinaharap. You're unfair. Hindi nakapagpigil na pinagbabayo niya ang dibdib nito. Elise, makinig ka. Hinuli nito ang mga kamay niya at hindi na hinayaang makaula muli. Magkikita pa rin tayo. Sisiguruhin ko sa iyo na pagdumating ang panahong iyon ay maayos na ang lahat sa amin. Natupad na ang mga pangarap ko para sa kanila. May ipagmamalaki na ako sa iyo at kayang-kaya ko nang humarap sa pamilya mo. Pero sa ngayon ay kailangan kalimutan muna natin ang isa't isa. Magulo pa ang buhay namin. Walang katiyakan kung magtatagal kami sa lugar na ito. Hindi ko alam kung tinapos niya ang mga sinabi nito sa pamamagitan ng pagdampi ng daliri sa mga labi nito. Kasabay ng mas marami pang luhang nakawala sa kanyang mga mata, ang pagkislap ng isang ideya sa kanyang utak. Maaaring masyado pa siyang bata para makapagdesisyon ng tama, pero wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang natuklas niyang pag-ibig at kaligayahan na hindi niya hahayaang magwakas ng gano'n na lang. Sa gagawin niyang iyon, makasakaling magbago ang isip ni Jan. Makasakaling pagpalit na nito ang mga pangarap nito sa kanya. Makasakaling maipagkaloob na nito sa kanyang pag-ibig na hinihingi niya katulad ng pag-ibig niya para dito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang saplot habang nakatayo siya sa harap nito. Elise, biglang nanlaki ang mga mata nito. Anong ginagawa mo? I just want to prove to you how much I love you, Jan. Luhaan pa rin ang sagot niya. Hindi mo kailangan gawin ito. Natataranta ng saan ito. Pinigilan nito ang mga kamay niya upang patigilan siya sa paghubad. Ngunit tinabig lamang niya ang mga kamay nito at ipinagpatuloy ang ginagawa. Saglit na nawala nito ng boses ng malantad sa mga mata nito ang kaubaran niya. Kitang-kita niya ang pagsuyod ng mga mata nito sa kabuuan niya. Lalong lumamlam ang mga mata nito at pinagsamang paghanga at panibig. You can have me, Jan, aniya sa mahinang tinig. May club to me. Hindi. Pilit nitong ibinaling sa iba ang paningin. Please, lumuhod siya sa harapan nito. Inabot ang palad nito at inlagay sa dibdib niya. Ramdam niya ang panginginig ng kamay nito nang madantayan nito. Napapikit siya sa sensasyong agad na tumulay sa kanyang katawan. Elise, saad nito sa tinig na punong-puno ng panamig. May club to me. Paulit-ulit na sabi niya. Napasinghap siya nang maramdaman ang paghaplos ng kamay nito sa kanyang dibdib. Pagkatapos ikinabig siya nito hanggang sa magdikit ang kanilang mga katawan. Buong pananabik na hinuli nito ang kanyang bibig. Pakiramdam niya ay mapuputulan siya ng hininga sa malalim nitong paghalik. Patuloy sa pagbagsak ng tubig sa ilog mula sa talon. Patuloy rin ang paghuni ng mga ingon. Subalit ang mga ingi sa paligid ay halos hindi na niya marinig. Halos hindi na rin namalayan ang paglipas ng mga oras. Ang tanging malinaw sa isip niya ng mga sandaling iyon
ay ang walang kapantay na kaligayahang nararamdaman niya habang pinagkakaloob niya ang sarili ng buong buo kay John. Mahal mo na talaga siya. Tila walang narinig na hindi sumagot si John. Nakaupo siya sa bangko na nasa labas ng kubo at pinagmamasdan ang litrato ni Elise na ibinigay nito sa kanya kanina nang dumating si Maya. Mabilis niyang itinago ang litrato, ngunit mukhang nakita pa rin ito. Nakita ko nang lumabas kayo ni Elise mula sa kuweba. Pagkarani saan ito, may nangyari ba sa inyo? Nag-usap lang kami, mahinang sagot niya. Naipakilala mo na ba ng gusto ang sarili mo sa kanya, ang totoo mong pangalan, ang lahat-lahat tungkol sa iyo, ang obligasyon mo sa angka na to? Natutok niya ang noo. Gusto kong mapag-isama yan. Nakikiusap ang boses na sabi niya. Iwanan mo muna ako. Nakalimutan mo rin bang sabihin sa kanya na walang ibang babaeng nababagay sa iyo kundi ako? Ako lang ang pwedeng makaunawa sa iyo. Masasaktan ka kapag nagmahal ka ng iba dyan. Kung hindi mo nagawang sabihin sa kanya ang lahat-lahat tungkol sa iyo, nagpapatunay lamang yun na hindi mo pa rin magawang ibigay sa kanya ang pagmamahal mo ng buong buo. Malaki ang responsibilidad mo sa angka na to. Hindi mo kami pwedeng talikuran ng ganun-ganun na lang. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Inagawa namin ang lahat para sa iyo. Isipin mo na lang kung ilang nila lang ang masasaktan kapag ipinagpalit mo kami sa iisang babae lang. Hindi ko inuobliga ang anak ko, Maya. Tinigil yun ang nanay niya. Hindi niya na malayang nasa likuran na pala nila ito. Malaya siyang gawin ang gusto niya. Huwag mo ipagkait sa kanya. Ang kaligayahan ngayon lamang niya natagpuan. Nangingilid ang luwas ng mga tamatang umahon sa pagkakaupo si Maya at hinarap ang nanay niya. Pag pininil niya ang babaeng yun kaysa sa atin, nangangahulugan lamang iyon na wala siyang utang na loob. Lahat ay ginagawa ng angka na ito para sa kanya. Huwag siyang maging marami. Pagkasabi niya ay mabilis na itong tumalikod paalis, lumapit ang nanay niya sa kanya at pinisilang balikan niya. Ayokong maging hadlang sa kaligayahan mo, anak. Anito sa mahinahong tinig. Gawin mo kung ano ang makapagpapasaya sa'yo. Tandaan mo lang na ginagawa namin ang lahat para sa'yo dahil mahal ka namin ng tatay. Nanunubig ang mga matang nilingon niya ang ina. Nakahanda na ang mga dadalhin na ilis paluwas sa Maynila ng sumunod na hapon. Ngunit hindi pa rin niya magawang umahon mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Kanina pa niya hawak ang kwintas na tanso na ibinigay sa kanya ni Chan ng nagdaang araw. Hey, it's time to move. Bungad na sabi ng mami niya, nakasamang dumating ng driver nila ng araw na iyon. Mabilis niyang ibinulsa ang kwintas bago pinukol ng seryosong tungin ng ina. Are you still mad at us? Tanong nito nang maupo sa tabi niya. Gustong-gustong sumama ng daddy mo pero may importanteng meeting siyang hindi pwedeng nilang daluhan. Sinabi na sa amin ng isa sa mga kaibigan mo na aksidente lang ang pagkakasama mo sa magkakabarkadang atik. We are so sorry about this, Elise. Gusto lang naman namin kayong protektahang magkakapatid. Ma'am, formal na nilingon niya ito. Wala na sa akin yun, okay. I love staying here. Really, bumukas ang hindi pagkapaniwala sa mga mata nito. Pagkatapos nga naman niyang magwala ng unang araw niya sa pagyamanin, mahirap paniwala ang magugustuhan niyang tumira doon. At least naranasan kong malandrahan dito sa lugar na pinanggalingan mo. Sabi niyang may timid na ngiti na sa mga labi. Nakilala ko ang pinagmulan mo. Sumilay ang matamis na ngiti sa labi nito. Let's go back to ours, Iha. I'm sure na naghihintay na ang daddy at mga kapatid mo. Hindi pa rin niya magawang lumabas ng kwarto kahit matagal nang nakalabas ang mami niya. Paulit-ulit na nagbabalik sa isip niya ang namagitan sa kanila ni John sa yungib. Ramdam na ramdam pa niya ang maiinit nitong halik. Ang mga haplos na nag-iwan sa kanya ng labis na kilig. Wala siyang pinagsisisihan sa kanyang unang karanasan. Mahal na mahal niya si John. Pero hindi niya masabi kung totoo ang sinabi nitong mahal siya nito. Pagkatapos ng nangyari sa kanila, waring lalong nabura ang pag-asang magpapatuloy ang kanilang pagmamahalan. Maski na ano ang mangyari. Halos hindi na ito makapagsalita ng etid siya nito di kalayuan sa bahay ng lola niya. Iniwan siya nitong walang linaw ang lahat tungkol sa kanila. Magagawa ba niyang umalis na parang walang nangyari? Pagkatapos ng lahat, magagawa ba niyang tuparin ang naipangako sa sariling nakasama niyang iiwan sa lugar na iyon ang mga alaala nito? Hindi niya kayang gawin iyon. Sa naisip ay mabilis siyang umahon sa kinauupuan at lumabas ng kwarto. Magpapaalam lang ako sa ilang mga naging kaibigan na ko rito. Paalam niya sa ina bago siya mabilis na lumabas ng bahay. Halos matapas siya sa pagmamadaling makarating sa lugar ni Nadjan, noon lamang siya nagmahal, noon lamang siya naging masayang masaya. Hindi niya hahayaang mauwi sa wala ang lahat. Nagsisimula ng magtago ang araw nang marating niya ang pakay na kubo. Nang buksan ni Nadjan ang pinto, walang sabi-sabing niyakap ito ng mahigpit.
hindi ka pwedeng magtagal. Pagtataboy sa kanansyan, gayong ang mga tanto ay maaaninag na ang pananabig. Kailangan mo nang umalis. Hindi mo pwedeng gawin sa akin. Nangingilid ang luha sa mga matang sabi ni Liz. Pag hinayaan mo akong umalis, hindi na ako babalik. Hindi mo na ako makikita. Napatingin ito sa mga magulang nito na nanay kasalukuyang natataranta sa pagliligpit ng mga gamit. Saglit na tumigil ang mga ito at sinulyapan sila. Ngunit maya-maya lamang ay nagmamadali na naman ang mga ito sa paghahakot ng mga gamit palabas ng kubo. Listen dyan, nagsusumamo ang mga mata na sabi niya. Don't let me go, mag-usap tayo. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Tilalikuran si nito at binuhat ang isang kahon na nasilip niyang may lamang damit. Nangakmang lalabas na ito ng pintuan ay maagap niya itong pinigilan sa braso. Huwag mo akong pahirapan ng ganito. Nakikiusap ang mga matang sabi niya. Babalik na kami sa Maynila ngayon. Sa narinig ay bigla itong natigilan. Nanungaw ang luha sa mga mata nito nang salubungin ang tingin niya. May ilang sandaling naghari ang katahimikan habang magkahina ang kanilang mga mata. Akmang lalapitan na si nito nang saka naman umalingaw ang malakas na boses. Parating na sila. Naudlot sa balak na paglapit si Jan. Magkasabay pa silang napatingin sa nagkakagulong mga tao. Hindi niya maintindihan kung bakit. Maya-maya ay nilapitan siya ni Nanay Anding. Banaag sa mukha nito ang takot. Kailangan mo nang umalis, sabi nito sa kanya. Bakit po? Pinakabahan na rin tanong niya. Kahapon isang lalaki ang natuklang ng ahas malapit sa lugar na ito. Alalang-alapala pa rin ito. Sinisi na naman ang karamihan na kami ang responsable sa nangyari dahil sa taong namatay ay isa sa mga taong nagagalit sa amin. May balitang darating sila pagsapit ng dilim at palalayasin kami. Susunugin nilang aming makapubo upang tuluyang kaming umalis sa pagyamanin. Pakiramdam niya ay tulo na isang tinakasan ng lakas. Hindi niya naiwasang mag-alala. Lalo at unti-unti nang kumakalat ang dilim ng mga sandaling iyon. Ihahatid na kita sa inyo. Maya-maya ay saad ni Jan. Hinagip nito ang isang kamay niya. Hindi ka nga maaaring magpakita sa mga tao. Sabad ni tatay nato na halos hindi na ninamalayan ang paglapit. Hindi ko hahayaang umalis ng mag-isa si Elise. Baling ni Jan sa tatay nito. Baka kung anong mangyari sa kanya. Hindi mo ba narinig ang balita? Tanong ni tatay nato na nilalaking mga mata. Darating ang malulupit. Kailangan mo nang umalis. Natin. Ihahatid ko si Elise tay. Nagting mga bagang ni Jan. Hindi pwedeng hindi. Parating na sila. Hinagip ni tatay nato ang isang kamay ng anak at hinila na ito pals. Ikaw ang mapapahama kapag pinagpailitan mo ang gusto mo. Tay, nagpumilit na magpaiwan si Jan. Ano ba Jan? Saad nang makalapit na rin si Maya na malakas ang boses. Sumunod ka sa tatay mo para sa pakaligtasan mo ito. Susunod ako pagkatapos kong maihatid si Elis. Mariinggit ni Jan. Pagkatapos ay inakay na si Rito paalis. Wala na nakapigil pa kay Jan. Halos takbuhin na nila ang daan patungo sa bahay ni Lola Celia niya. Ang dala itong plashet ang nagsisilbing ilaw nila. Kailan tayo magkikita uli? Pag-uusisa niya. Wala na tayong panahon para pag-usapan ng bagay na yan. Sagot nito. Ihahatid lang kita sa inyo at babalik ako kagad upang tulungan sa paglikas ang pamilya ko. Hindi tayo pwedeng maghiwalay ng ganun-ganun na lang. Hindi mo pa alam kung saan mo ako pupuntahan o tatawagan. Marami pa akong gustong sabihin sa iyo bago tayo maghiwalay. Wala na tayong panahon. Saan kayo pupunta? Hindi ko pa alam. Sasama ako sa iyo. Hindi niya alam kung paano niya sabi ang mga salitang iyon. Hindi maaari. Huwag mong ipagpalit ang maganda mong buhay sa buhay na katulad ng sa amin. Hindi mo makakaya. Makakaya ko. Basta't nandyan ka. Bata ka pa. Pinisil nito ang kamay niya. May magandang bukas na naghihintay sa iyo malayo sa lugar na ito. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ipinagkaloob sa iyo. Hindi ka nababagay sa mundo ng isang katulad namin. Naglandas ang luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay hindi na niya kayang utusan ang kanyang mga paa na umalis at iwanan ito. Bigla na lang huminto sa paglalakad si Jan. Inilapit na ito ang hintuturo sa mga labi kasapay ng pagpatay nito ng ilaw ng flashlight. Hindi nagtagal ay may narinig na siya mga kaluskos mula sa di kalayuan. Maagap siya nitong hinila pakubli sa talahiban. Nang nakadapa na sila ay saka nagsulputan ang mga taong patungo sa mga kumbong pinanggalingan nila. May mga dala ang mga itong gaserang kawayan. Lusubin ang mga mangkukulam. Malakas na sigaw ng isang lalaki. Sunugin ang mga kubo. Napatingin si Elise kay Jan. Kitang-kita niya ang pagtiim ng mga bagang nito at ang pagkuyong ng mga kamay. Sa itsura ay nais nang bumangon mula sa pagkakadapa at bumalik sa pinanggalingan. Subalit mukhang inaalala pa rin nito ang magiging kaligtasan nila. Nang mawala ang mga mayabag, mabilis na siyang hinila nito paalis. Tayo na. Bigla ang pagsabog mula sa pinanggalingan nila. Sabay pa silang natigilan at napalingon doon. Lumalagab lang na apoy ang sumalubong sa kanilang mga mata. Sinusunog na ng mga dumating na tao ang mga kubo nila dyan
Nagsisigawan ang mga tao roon. Nagtatagis pa rin ng mga bagang nidyan. Tila nais bumalik doon upang daluhan ang mga kasama. Ngunit nang maalala siya ay mas minabuti pang pumihit palis at magpatuloy sa pagtakbo na hilahila siya. Wala na tayong panahon. Humihingal na sabi nito. Kasabay niyo na yung paglandas ng masaganang luha mula sa mga mata nito. Hindi niya malubos maisip kung paano niya nakayang maglakbay sa kabila ng lungkot at panghihina ng kanyang katawan. Tumigil sila sa likod ng isang malaking puno di kalayon sa bahay ng kanyang lola Celia. Hanggang dito na lang ako. Sabi ni Jan na tila nagmamadali ng makabalik sa pinanggalingan. Kailangan nila ako. Pinagilan niya ito sa kamay ng balak na nitong umalis. Makikita pa tayong muli, hindi ba? Nagsusumamo ang mga matang tanong nito. Di ba Jan? Nawalan ito ng boses habang tila kinakabisa ang bawat bahagi ng kanyang mukha. Sa dilim ng gabi ay kitang-kita niyang mugling pagkislap ng luha sa mga mata nito. Sige na, pagkuha na yung niyang saad nito. Hindi pa rin nakuhang iwanan ito. Pakiusap. Saka lamang niya nagawang pumihit at humakbang paalis. Hindi palubos ang nakakalating sa gate ay mabilis siyang pumihit pabalik at niyakap ito ng mahigpit. Hindi ko kayang iwan ka, aniya sa garalgal na boses. Kung hindi mo ako hahayaang sumama sa iyo, ikaw ang sumama sa akin. Itanong niya ang luhang mga mata sa mukha nito. Tutulungan kita, pangako niya. Mag-iingat ka, naingay sagot nito at niyakap siyang muli ng mahigpit. Nang tumingala siya rito ay sinalubong nito ng halik ang kanyang mga labi, mga halik na punong-puno ng pananabig at pagmamahal, mahalik na hindi niya alam kung magagawa pa niyang kalimutan. Iyon na yata ang pinakamagandang pabawas sa kanya ni Jan. Pakiramdam niya ay napilitan din lamang ito na pakawalan siya. Iniwanan siya nito sa isang malungkot na tingin bago tumakbo paalis. Jan, paulit-ulit na usal ng isip niya. Pinalabo ng luha ng kanyang mga mata kasabay ng paninikip ng kanyang dibdib habang hinahabol ito ng tanaw hanggang sa tuloy na itong nilamo ng dilim. Sa kasalukuyan, so what happened after that? Nanatiling nakatanaw sa malayo si Elise habang nakaupo sa couch. Dr. Montes, Elise, nang yugyugin ng psychiatrist ang mga balikat niya ay saka lamang siya nagbalik sa realidad. Faye, sa wakas ay nausal niya nang humarap sa kaibigang doktor. Faye, I'm here. Yes, you are here. Formal na pag-uulit nito sa sinabi niya. Nasa loob sila ng clinic nito sa isang ospital at katabi niya ito sa upuan. Isa na ka na ngayong matagumpay na doktor at hindi na isang 19 years old girl na hibang sa iyong unang pag-ibig. Napabuntong hininga siya. 10 years and yet the memory of the past has kept on hunting me. Buong biyahe, walang ibang laman ang isip ko kundi si Jan. Sinubukan kong bumalik sa pagyamanin pero nilingon niyang muli ang kaibigan. Nasa mga mata ni Faye ang pananabik na marinig ang karugtong ng kanyang kwento ay yung ilang beses na niyang naikwento rito ang bagay na iyon. Abo na lamang natitira sa lugar na dating kinatitirikan ng mga kuburin na dyan. Malungkot na ang pagpapatuloy niya. Ayon sa usap-usapan, marami sa mga kalahi ni dyan ang namatay ng lusubi ng mga tao sa lugar nila. Nobody could tell where they went. Hindi ko na simuling nakita. 10 taon pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga nangyaring iyon. Paulit-ulit na nagbabalik sa isip ko ang mga among mukha ni Jan ang namagitan sa amin. Minsan ay nininig kung sana ay nagbunga ang nangyari sa amin. Hindi ko na yata siyang makakalimutan, Faye. Pero nagawa mong magmahal uli, Faye reminded her. Umahon siya mula sa kinauupuan at lumapit sa bintana ng clinic nito. Tumanaw siya sa labas. Anino nang nakaraang minahal ko, Faye? Pagtatapat niya rito. Minahal ko si Sin dahil nakikita ko si Jan sa katauhan niya. Malaki ang pagkakahawig niya kay Jan. Dapat lamang na magwakas kaagad ang kahibigan ko. Dapat kong tanggapin na hindi siya si Jan. Hindi siya ang lalaking minahal ko. Salamat at hindi siya kundi ang nakababatang. Kapatid niya na si Allegria ang mahal ng lalaking minsan ay itinuring niyang si Jan. Ikakasal na si Sin Valdez, ang lalaking yun sa kapatid niyang si Allegria. Tapos na rin ang mga kahibangan niya. Sana. Isa pang sulyap sa salamin at humakbang ng paalis si Elise. Mabilis ang mga hakbang na tinalunto niya ang kahabaan ng pasilyong iyon
hanggang sa makarating siya sa tapat ng isang suite sa loob ng Valdez General Hospital. Bigla siyang natigilan ng mabungaran si Sing Valdez sa loob ng suite. Hi, Elise. Nakangiting bati nito. Tipid ng ngiti ang itinungo niya. Pag-aari ng papa nito ang ospital na iyon at kapatid sa ina ng papa nito. Ang kasalukuyan niyang pasyente ni si Ramon Chitorowa, kaya hindi nakapagtataka ng naroroon si Sin ng mga sandaling iyon. Inirefer kasi siya sa kanya ng papa ni Sin ang kapatid nitong may arthritis. Magkakilala pa rin pala kayo. Napangiting saad ni Ramon Chito na nakahimlay pa rin sa hospital bed. Ngunit mabuti na ang lagay. Inatake ito ng rayuma palibhasa parating pagod ang mga kamay at paa. Sa pag-aasikaso sa mga ginagawa nitong building, isa itong civil engineer. Sa gilid ng kamang kinahihigaan nito ay nakaupo ang asawa nito na nanako. Sa pagkakaalam niya ay Bridget ang pangalan. Sa tansya niya ay kaedad lamang ang mga ito ng mga magulang niya, subalit may maaani ay nagnadi maipaliwanag na panglaw sa mga mata ng mga ito. He is my favorite nephew, Doktora. Sabi pa ni Ramon Chito sa kanya nang tinutukoy ay sisin. Kung kasalo namin ngayon ang anak namin ay baka magkasing edad na sila. Sayang at maagang kinuha sa amin ang nag-iisa naming anak. Nasa lubong niya ang mga mata ni Sin ang minsang sulyapan niito. Muli na naman siyang nakalimot sa loob ng ilang sandali. Tila nakita na naman niya si Jan sa katauhan nito habang hinahaplos-haplos nito ng kanyang mukha. Mga haplos na nag-iwan ng kuryenteng tila hanggang ng mga sandaling iyon ay tumutulay pa rin sa buong katawan niya. Animo mga labi nito ang malalamlam na mata ang pinagmamasdan niya. Pumikit siya upang burahin ang alaalang iyon. Hindi si Jan si Sin. Maaaring may pagkakahawig ang mga ito. Ngunit magkaibang tao ang mga ito. Kailangan na niyang tanggapin ang bagay na iyon ngayon bago pa siya muling magkasala sa kapatid niya na siyang kasintahan ni Sin ngayon. Anong oras ba matatapos ang gathering na to? Pabulong na tanong ni Elise sa katabing si Faye ng hapon na iyon. Nakaupo sila sa harap ng mesa di kalayuan sa stage ng PICC. Kaklase niya si Faye sa pre-med course niya noong college. Magkahiwalay lang sila nang magdesisyon na itong maging psychiatrist at internal medicine naman ang kinuha niya. Huwag mo sabihin naiinip ka. Nakangiting nilingon siya nito. Maliit na babae ito kaya kinakailangan magsuot ng matataas na sapatos para kahit papaano ay hindi maalangan sa height niya. Hindi ba't ito ang pinakahihintay mong event kada taon? Dito pinararangalan ang mahuhusay na doktor ng bansa. Hindi na akong maaasang mananalo pa, Faye. Aniyang napahinga ng malalim. Ano bang nagawa ko? Nothing. Siguro kung napunta sa akin ang BGH, posible pang umani ako ng papuri at parangal. Pero kung nakuha ko lang yun dahil sa malaking pagkakautang sa akin ni Dr. Valdez, it's not going to be fair. Tumagilid ang lagay ng Valdez General Hospital sa pag-aari ng papanisin. Isa siya sa may pinakamalaking investment sa ospital na yun at siyang nakatakdang hiranging medical director. Siya ang nagbigay ng malaking halaga nang magipit si Dr. Valdez. Subalit hindi na niya hinayaang ang ospital ang maging kapalit ng lahat. Ang BGH ay inaalagaan ni Dr. Valdez sa loob ng mahigit 30 taon para sa isang iglap ay agawin niya rito. Paunti-unti ay nababayaran naman ng mga Valdez ang pagkakautang ng mga ito sa kanya. And now, ladies and gentlemen, said the host of the stage, the most outstanding doctor of this year is none other than Dr. Joselito Magandaga. Hindi na niya napigilan ang nadaramang antok. Napahikab na siya. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. Sabi niya sa kaibigan. Sandali na lang, ang gwapo ng doktor na yun. Saka lamang niya nagawang tinignan ang tinutukoy nito. Kasalukuyan ang nagsasalita sa harap ng mikropon ang pinakabatang doktor na pinarangalan ng gabing iyon. Habang nagiging malinaw sa kanyang itsura ng lalaki, ay unti-unti namang namimilog ang kanyang mga mata. Hindi lamang basta kawig, kundi tila carbon copy pa ni Jan ang lalaking iyon. I'm sorry I'm late. Hinging paumanhin ng doktor na may pangalang Joselito Magandaga. It had to attend to an emergency operation in the hospital. I thought I couldn't make it to this gathering. Wow, I didn't expect this. Itinas nito ang hawak na plaki. Nagpalakpakan ang mga nanonood. Habang nananatiling nakatulala si Elise. Hey, what's the matter? Siniko siya ni Faye na natigil sa pagpalakpak ng mapasing tila siya nakakita ng multo. It seemed Faye, mahinang sabi niya. Hindi ako pwedeng magkamali. It's him. Wala man akong pinanghahawakang litrato niya. Natatak naman siya sa isip ko ang itsura niya. Nakangang napatingin si Faye sa stage. Kung may nabago man sa itsura ni Jan, iyon ang kulay nito dahil bagya itong pumuti. Lalong naging matikas ang pangangatawan nito. Bagay na bagay rito ang suot na long sleeve na may korbata. Totoo masyadong mabilis ang mga pangyayari sa kanila.
Ni apelyo nito ay hindi niya nalaman. Ang malalamlam na mata, ang matangos na ilong, ang mga labing tila kay sarap humalik. God, she could not be mistaken. Maaaring nag-mature ang mukha nito, ngunit hindi may kakalisla ang resemblance nito kay John. Ayan kaya naman ni Elise eh. Ani Faye na muling napabaling sa kanya. Ganyan din ang sinabi mo sa akin ng makilala mo si Sin Valdez. Lahat na ba ng gwapong nilalang sa mundo ay kamukha ng John sa panaginip mo? Hindi lamang siya basta panaginip eh. Ani sa tono may kasamang pananabik. He's real and he's real. May sumilay ng ngiti sa kanyang mga labi. He's real. He's real. Paano magiging isang magaling na doktor ang isang hamak na faith healer? I don't know. Pero hindi ako maaaring magkamali, Faye. Nais na niyang hilain ang mga kamay sa orasan upang matapos na kagad ang kasayahan. At ang matapos ang programa ay pilit niyang nakipagsiksikan sa mga taong lumabas ng PICC. Maabutan lang niya si Dr. Maganduga. Wait for me, Elise. Hinabol siya ni Faye na sa pagmamadali ay nakaligtaan na niyang kasama niya. Tila walang narinig nagpatuloy siya sa mabilis na paglakad ng makalabas ng PICC. Saglit siyang napakdamo ng wala sa paningin niya si Dr. Maganduga. Nang matanong na patungo na ito sa car park ay mabilis siyang humakbang patungo roon. Nang sumakay ito sa kotse, sumakay rin siya sa kotse niya na nakaparada sa di kalayon at pinakbo iyon pasunod sa sasakyan ng lalaki. God, I waited this for so long, sabi niya nung naiipit na siya sa traffic. Ganon pa man ay abotanaw pa rin niya ang kotse ang sinakyan ni Dr. Maganduga. Please don't take him away from me again. Sa wakas ay tumakbo ang mga sasakyan sa unahan niya. Halos mabundo niya ang ibang mga sasakyan sa pagmamadaling maabutan ang sasakyang hinahabol ng lalaki. Hindi nagtagal ay pumasok ang kotse ngayon sa gitna ng isang kilala rin ospital sa Quezon City. Nakasunod pa rin ang kotse niya rito hanggang sa parking lot at nasundan niya ang lalaki hanggang sa klinik nito. You told my secretary that you were my classmate in college, pero wala akong natatanda ang kaklaseng nagngangalang Elis Montes. Walang kakurap-urap ang mga mata ni Dr. Maganduga habang nakatitig sa kanya. Hindi tinitiyak kung iyon ay dahil sa kilala si nito at pamilyar ang mukha niya rito o may mas malalim pang dahilan. May matamis na ngiting sumilay sa mga labi niya habang nakatitig sa mga labi nito. Hindi niya makakalimutan ang mga labi niya na mahilig umusal ng mga hindi maintindihan ang orasyon. Ang mga labing yun na ilang beses niyang hinahalikan. I lied to your secretary. Sa wakas ay pagtatapat niya. Ginawa ko yun para harapin mo ako kagad. I work at BGH and I'm an internist. I saw you at the PICC. Talagang hindi mo ako natatandaan. Nangunot ang noon ito at waring pilit lamang ibinaling ang paningin sa ibang bagay. Maya-maya ay nagkanuri ito na may sinusulat sa isang papel. What can I do for you? Pagkaway tanong nito. Saglit siyang natigilan. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Mukhang hindi lamang siya nito namumukhaan o natatandaan. Siguro ay dahil sa malaki na rin ang ipinagbago ng kanyang hitsura. Umikli ang buhok niya. Mahilig na siyang mag-makeup. Mas naging sopistikada siya. At syempre ay nag-mature ang hitsura sa edad na 29. Pero sapat na ba ang mga pagbabago ngayon para makalimutan siya nito? Kung totoong ito nga si John. John, pasakal nina. Naging kasintahan mo ako sa pagyamanin para hindi mo ako matandaan. Well, it was just a short upper. Pero hindi ko nakalimutan yun. What are you talking about? Lalong nangunot ang noot ito. Hindi mo na ba natatanda ng pagyamanin? Muling tanong niya. Doon kayo dating nakatira noon. Nanggaling ka sa mga pamilya ng faith healers eh. Pero kasi sinugod kayo ng mga taong walang pananampalataya dahil ang tingin nila sa inyo ay mga mangkukulam. Sinunog nila ang mga bahay ninyo at Dr. Montes, don't make me think that you need psychiatric help. Hindi ako isang albularyo o mangkukulam. I'm a medical doctor. I don't know what you are talking about. But, saglit siyang natigilan. Baka nga naman nagkakamali lang siya. Baka kamukha lang ito ni John. Nagkamali na siya minsan ng paniwalaan niyang sariling si John at sinay isang tao lamang. Posibleng maulit iyon dahil mas kamukha ni John ang lalaking nasa harap niya. Dati kang faith healer. Muling pagpapaalala niya rito. Nung una ay ayaw kong maniwalang nakapagpapagaling at nakakapagpanumbalik ng lakas sa mga milagrosang dahong itinapal mo sa aking katawan. Pero sa huli ay nakumbinsi mo rin ako. This is bizarre. Ipinilig-pilig nito ang ulo. Are you sick? No. Pilit niyang hinuhuli ang mailap nitong mga mata. Hindi ka na nawala sa isip ko simula nang magkakilala tayo. Sinubukan kong kalimutan ka nang magkahiwalay tayo, pero nabigaw lang ako. Sinubukan ko rin hanapin ka pero, this is crazy. Umangon ito sa upuan at nakapangulsang humarap sa bintanang natatakpan ng vertical blinds. Marami pa akong pasyente, Dr. Montes. I am a general surgeon. Sa tingin ko ay hindi akong kailangan mo.
kundi isang psychiatrist. I'm not crazy. Napayat tayo na rin siya. Hindi ako nababaliw. Totoo ang lahat ang sinasabi ko. Kahit tagal kong hinintay ang araw na to. Kung totoo man ang sinasabi mo, hindi ako ang taong hinahanap mo. Maring ang sagot nito sa muling pagharap sa kanya. Huwag mong sayangin ang panahon ko sa isang bagay na walang kwenta, Dr. Montes. Mahalaga ang bawat oras sa akin. Wala akong panahon sa mga ilusyon mo. But I don't even believe in miracles. Hindi ako naniniwala sa milagrosang dahon na sinasabi mo. I don't believe in faith healers either. Those are nonsense. Bigla siyang natigilan. Tila naumpog ang ulo niya sa isang bato na noon lamang natauhan. What was she doing? Bakit ba hinahayaang mawala siya sa kanyang sarili? Ang dahil lamang sa alaala ng isang lalaking hindi niya nakalimutan. Larawan ng isang intelihente at disenteng lalaki si Dr. Roselito Maganduga. Kung may isang bagay man itong maihahalin tulad kay Jan, iyon ay ang mukha nito. Pero maraming taong magkakamukha ng hindi sinasadya. Katulad na lang nina Jan at Sin. I'm sorry. Sa wakas ay nasabi niya. Napatutop siya sa noon. I was just, hindi na itinuloy ang nais pang sabihin na tinalikuran na niya ito. Hiyang-hiyang lumabas siya ng clinic at batakbong tinungang elevator. Nais niyang batukan ang sarili sa ginawa niyang iyon. Hi ate, isang matunog na halikang iginawad ni Alegria sa pisngi ni Elise nang dumating siya sa mansion kinagabihan. Hi Alegria, matamlay niyang tugon. Pasyente mo pala si Uncle Chito, nakangiting saad ng bunsong kapatid niya. Tatlo lang naman sila. Ito ang tumutulong sa mga magulang nila sa pag-aaring kumpanya nila, ang 3R Advertising. Ang kuya naman nila ay isang abogado. Sin told me. Yes, tipid na sagot niya. Nagbabakasyon sa state si Dr. Valdez, ang papa ni Sin kasama ang asawa niya. Nakiusap siya ako na munang tumingin kay Mr. Roa. Nasa salang daddy at mami niya nang dumating siya. Ginawaran niya ang mga ito ng halit sa pismi. Ang daddy niya ang orihinal na lang galing sa mayamang angkan. Simpleng pamilyang may simpleng pangarap naman ang pinagmulan ng kanyang ina. Marami ang nagsasabi na nagmana siya sa kasosyalan sa mga Montes at si Alegria naman ay nagmana sa kasimplihan ng mga tonta. Kanina ka pa namin hinihintay. Sad ng mami niya. Let's have dinner together. Magbibihis lang ako. Matamlay pa rin siyang pumanhig sa hagdan. Pagdating sa kwarto ay saglit siyang natulala habang nakaupo sa gilid ng kama. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang drawer sa bedside table at kinuha mula rin ang isang kwintas na may pendant na gawa sa santoso at may hugis na tatsulok. Iyon ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Jan noon. Hanggang kailan ako magpapakahibang sa alaala mo? Mahinang usan niya. I don't know where you are now. I don't know if you're still alive. Pero hindi kita makakalimutan. Kailan mo patatahimikin ang isip at puso ko dyan? Isa-isa niyang kinuha ang mga litrato ni Sina ay tinago rin niya sa drawer kasama ang kwintas na iyon. Niloloko ko lang ang sarili ko. Pagkuha na isaad niya. Nang sabihin kong mahal kita, si Jan ang nakikita ko. Ako umiibig sa isin. Hindi sa iyo kundi sa isang lalaking malabo ko nang makitang muli. Pilit ko lang na pinaniniwala ang sarili ko na ikaw siya para mabigyan ng katuparan ng mga pangarap ko. Isang malaking kahangalan ang ginawa kong iyon. Pero bakit hinayaan kong mangyari ito sa akin? Ako na isang matalinong mong doktor. Bakit ako nagpalipin sa isang nakaraan? Bakit? Tuluyan ang naglandas ang luha sa kanyang mga bisngi. Bakit hindi ko kayang buksan ang puso ko sa ibang lalaki? Anong ginawa niya sa akin para magkaganito ako? Ano? Nagpatuloy siya sa pagluha habang isa-isa na namang nanunulay sa isip niya ang mga eksenang paulit-ulit niyang naaalala. Ang masasayang sandali nila ni Jan sa gubat at ang paghihiwalay nilang nag-iwan sa kanya ng sakit na hindi pa rin nabubura sa kanyang dibdib. Pinutol ng malarahang katok sa pinto ang pag-iisip niya. Ate, Alegria, balak niyang tumayo at buksan na ang pinto nang mapansin niya ang mga litrato ni sinang hawak-hawak pa rin niya. Bumukas na ang pinto at nawala na siya sa pagkakataong maitago ang mga ito. Ate, sabi ni Alegria na hindi mukha niya nakatingin kundi sa larawang hawak niya. I'm sorry about this. Natatalantang sabi niya. Hindi ko lang alam kung itatapon ko o susunugin ang mga ito at ginagap nito ang isang palad niya. Naiintindihan ko ate. Kahit naman kailan ay likas na malawak ang pangunawa nito. Minano nito ang kabaitan ng kanilang ina. Alam niyang sa pagdating ni Sin sa buhay nito ay parang tuwing dahon na tinahay ng hangin ang mga kalungkutan nito. Tangiang lalaki ang nagmahal dito ng totoo. Sa klase ng mga tinito, batid niyang iniisip pa rin ito na mahal niya si Sin. Iniyakan nga naman niya ang lalaki ng aminin nito na si Alegria ang gusto at mahal nito. I'm sorry ate, sabi nito sa mahinang boses. Huli na kasi nang malaman kung iisang lalaki ang minahal natin.
Kung nalaman ko nang mas maaga, sana ay ako na ang lumayo at umuwi sa kanya. You don't have to say that. Ako ang nagpumilit pumasok sa buhay ni Sin. Dahil umiling siya, wala. Tumayo siya at pumasok sa bathroom. Mauna ka nang bumaba, Alegria. Susunod na ako. Ilang sandali ang lumipas bago niya narinig ang banayad na pagsara ng pinto ng kanyang kwarto. Sa itsura ay bago pa ang two-story house na yun sa isang subdivision. Malamig sa mga mata ang kulay ng pintura niya. Simple ang pagkakadesenyo ng bahay, ngunit kapansin-pansin ang iba't ibang klase ng halamang namumunga na nakapaligid doon. Iyon ang tirahan ni Dr. Joselito Magandugan. Problemadong pumanik sa hagdan si Joselito. Wala siyang ibang kasama sa bahay na yun, kundi ang dalawang katulong. Pagdating sa kwarto ay tutop ang nunanaw po siya sa gilid ng kama at may ilang sandaling nag-ilis. Elise Montes, pagkuhan ay mahinang usan niya. Ibinagsak niya ang nahahapong katawan sa kama at tinugaon ang mga mata sa kisame. Tila nakikita pa niya roon ang mukha ng babae. Elise Montes, muling usan niya. Ipinikit niya ang mga mata sa hangaring mabura sa isip ang magandang mukha nito. Subalit lalong naging malino sa imahinasyon niya ang kagandahan nito. Mabibilis ang mga hakbang ni Elise ng umagang iyon. Habang patungo sa kanyang klinik, isa siyang mahusay na internist. Sa trabaho ngayon niya ay binuhos ang buong oras at panahon niya para lang makalimutan ang alaala ng kanyang unang pag-ibig. Paging Dr. Joselito Maganduga, please proceed to the information counter immediately. Bigla siyang napahinto sa paglakad sa narinig na panawagan sa paging system ng ospital. Dr. Joselito Maganduga, tama bang narinig niya? Inulit ang panawagan sa kalaman niya na kumpirma na hindi siya nagkamali ng pandinig. He's here. Hiyaw ng isip niya. What is he doing here? Tinampal niya ang sariling na upagkuhan. He's a doctor, stupid. He could be in any hospital he likes. He's a new in this hospital, doc. Sagot ng information clerk na napagtanong niya tungkol kay Dr. Maganduga. His clinic is located at the annex of the Medical Arts Building. Napatango siya. Kailan lamang nagawa ang annex ng Medical Arts Building? Dumami ang clinic ng hospital at hindi nakapagtataka may mga bagong doktor na dumating. Sa halip na sa sariling klinik ay natagpuan niya ang sariling binabaybay ang pasilyong nag-uugnay sa dalawang magkahiwalay na gusali. Habang papalapit siya ng papalapit sa klinik na itinuro sa kanya ng information clerk, ay patindi naman ng patindi ang kabang naghahari sa kanyang dibdib. He said he is not John. Ano pang ginagawa mo rito, Elise? Huwag mo namang ipagpilitan ng isang bagay na imposibleng mangyari. John cured, which is impossible beliefs. It's impossible for him to become a medical doctor. Pagkatapos ni Sin. Tama na, Elise. Huwag ka nang magpakahibang sa isang bagay na imposible. Subalit tila mahihirapan siyang utusan ng kanyang puso ang kanyang mga paa na bumalik sa pinanggalingan niya. Mas malaki ang pagkakahawig ni Dr. Maganduga kay John kaysa sa kay Sin. Mas may dahilan siyang bulabugin ng lalaking iyon. Dr. Montes, nakangiting sabi ng sekretary ni Dr. Maganduga nang pumasok siya ng clinic. Laura, sambit niya saka sumulyap sa nakasarang pinto ng main clinic ni Dr. Maganduga. Ikaw pa lang sekretary niya. Eh di ba nga tag-retire na si Dr. Innocentia sa pagkadudoktor? Sagot ng sekretarya na nang tinutukoy ang pinakamatang doktor ng BJH na dati itong pinagsisilbihan. Dapat lang talaga na magpahinga na siya dahil hindi na siya makalakim. Inirefer niya ako kay Dr. Maganduga. Ang gwapo niya, Dok, tuwing tumitingin siya sa akin para akong natutunaw. Napangiti siya. Nandiyan na ba siya? Muli niyang sinulya pa ng nakapinid na pinto. Kadaraling lang po. Coffee, doktora. Huwag na. Hanggang anong oras ba ang clinic niya rito? Until 12 noon lang, Dok. May clinic siya maming hapon sa kabilang hospital. I see. By the way, ano po ba ang sadya niya sa kanya? Natigilan siya habang naghahagilap ng maisasagot. I heard that he is an excellent surgeon. As a matter of fact, he was awarded his most outstanding young physician. Gusto ko lang magpakonsulta sa kanya for a second opinion. Sa narinig ay mabilis itong kumuha ng record sheet at sa drawer ng desk at limbot sa kanya. Pakifill up na lang, Doc. Ano nga po palang ipapakonsulta niyo? Nawala na naman siya ng isasagot. Parang gusto na yung batakin ang natural na kulot na buhok ng sekretarya hanggang sa tumuwid ang ngayon dahil sa kakausisa nito. Pero sa huli ay naisip niya ang trabaho nito ang alamin ng problema ng isang pasyente. Mabuti na lamang at tumunog ang telepono sa mesa nito. Ito ang nabaling ang atensyon ni Laura habang ikinagala niya ang paningin sa paligid. Maayos at malinis ang clinic. Mga paintings tungkol sa kalikasan ang nakita niyang nakasabit sa dingding. Hindi katulad sa clinic niya o sa iba pang clinic na pulos si human anatomy ang nakapaskil. Pagkaway sinulatan niya ang papel na ibinigay sa kanya ni Laura. Laura, okay na. Anang tinig mula sa likod ng nakasarang pinto. Just a minute, Doc. Sagot ng sekretarya.
Napansamantalang tinakpan ang mouthpiece ng telepono. "This is an important call, Doc," sabi nito sa kanya. "Pwede na ho kayong pumasok, total kayo naman ang unang pasyenteng dumating. Pakidala lang po itong record niya." "Okay." Humugot siya ng malalim hinahinga bago pumasok sa loob ng silid at ibinaba sa harapan ni Dr. magandugang hawak na kapel. Saglit na napadda ang lalaki na tila nagulat na naman sa bigla niyang pagsulpot. Pagkawa na ibinaba nito ang tingin sa papel. Bigla siyang napatingin sa kamay nitong may isinusulat na sa papel. Tama ba ang nakikita niya? Nanginginig ba ito o may arthritis lang? "What's your problem?" tanong ito pagkawan. "I think there's a lump in my breast." "Shit," hiyaw ng isip niya. "Ano ba itong nasabi mo, Elise? Have you done self-examination?" Naumid ang dila niya nang masalubong ang malamlam nitong mga mata. Ang pakaramdam niya ay nagbalik na naman siya sa pagyamanin. Nasa harapan niya ito, nakapikit at umuusal ng panalangin. "Dr. Montes." "Yes, of course. Gusto ko lang ng second opinion. Wala ka bang kilalang obstetrician gynecologist? Mas maiintindihan niya ang kaso mo." "She's out of town." "Well, kung hindi pwede, marami naman dyan. Hindi ako namimili ng kaso. Basta't alam kong makakaya ko." Biglang putol ito sa sinasabi niya. "I'm going to examine your breast." "Oh my God," muling hiyaw ng isip niya. "What shall I do now? Mahahayaan ko bang hawak-hawakan ito ang dibdib ko?" "Pwede ka nang mahiga sa examination table, Dr. Montes." Itinuro nitong tinutukoy sa likod ng puting drip, curtain. Mantulot siyang umawang sa kinauupuan at nahiga sa examination table. Hindi nagtagal ay nakatayo na ito sa tagiliran ng mesa. Nanabuksan na ito ang katabing examination lamp. Para siyang ribultong nanigas sa kinahihigan. Yakap ang mga kamay ng sarili. "You're a physician, you should know what to do." Kunot noong saan ito. "Paano mo ma-examine ang breast mo kung hindi mo huhubarin ang damit po?" Of course, bumangon siya at tinanggal ang suot na jacket na puti. Tinalikuyan siya ito habang inihahanda nito ang iba pang gamit. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaba ang zipper sa tagiliran ng suot niyang inner blouse. Noon na lamang natitirang pangitas niya nang muling humanap si Dr. Maganduga. "Your undergarment, doctor," sabi nito. Hindi niya magawang humbarin ang suot na bra. "Ano to, sinuswerte?" "Hey, are we wasting her time here?" Halatang naiinip na ito. "Do you expect me to have an extra vision na tatagos dyan sa bramot?" Umigkas ang isang kamay niya at sinampal ito sa pising. "Bakit ba ang sungit mo?" Naiinis na tanong niya. Isinuot niyang muli ang pangitas na lamit. "Pasyente mo na nga ako, pinagsusumutan mo pa. Kung parati kang ganyan sa mga pasyente mo, baka makik out ka sa ospital na to. Idiot." Gulat na napatutop ito sa nasaktang pisngi. "What's the matter with you?" Lalong nangunot ang noon ito. "What's the matter with me?" "Wala," singhal niya. "Hindi ko alam kung ano ang nagawa mo para parangalan kang most outstanding young doctor." "So yun ba ang pinag-iinit ng ulo mo kaya mo ako ginugulo ngayon? Interesado ka sa award na ibinigay nila sa akin. Look, aminin mo nang ikaw ang faith healer na yun para matigil na itong curiosity ko." Sa halip ay naisagot niya. "Just admit and I'll never disturb you again." Umiling-iling ito. "Ang laki ng problema mo, Dr. Montes. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko ngayon." Tuluyan ang hindi nakapagpigil na sabi niya. "Alright, let me guess." Pinasadaan siya na tingtingin mula ang mga ulo. "You're entering menopausal stage. Isa sa frustration mo ang makahanap ng lalaking willing magpakasal sa'yo. So now you're desperate. Tama ba ako?" "Son of a witch," muli niya itong sinampal sa kabilang pisngi. "Listen, Dr. Maganduga. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan na ikaw nga ang faith healer na nakilala ko 10 years ago. At kapag nangyari yun, ikukwento ko sa mga kilala kong journalist ang istorya ng buhay mo." Pagkatapos ay mabilis siyang lumabas ng clinic nito na hindi na pinansin ng mga tawag ni Laura. Dumiretso siya sa ladies room at doon napaiyak. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Paulit-ulit na lang siyang sumailalim sa psychological advice ni Pei. Pero hindi pa rin matahimik ang isip niya. Una ay nagpakahibang siya kay Sin. Ngayon naman ay kay Dr. Maganduga. Ngayon ang dahil lang sa kamukha ang mga ito ni Chan. Paano ko ba siya makakalimutan? Paano? Tahimik na iginala ni Liz ang paningin sa eleganteng sala sa tahanan ng mga rowa. Hindi niya napahindihan ang paanyaya ni Ramonchito at ng asawa nito na doon siya mag-dinner ng gabi ngayon bilang pasasalamat sa kanya sa mabilis na paggaling nito. Sa itsura ay matibay ang bahay. Tunay na isang civil engineer ang lumikha. May mga larawan ng mag-asawang nakapaskil sa dinding kasama ang isang sanggol. Ganon din sa mga picture frames na nakapatong sa mga display cabinets. "Dr. Montes, Mr. and Mrs. Roa," nakangiting sabi niya pagharap sa mag-asawang kabababa lang ng hanggan. "I'm glad you came, Iha." Saad ng simpatikong lalaking sa tante niya ay nasa early 60s ang edad. "We really prefer this dinner for you," nakangiting saad naman ang asawa nito.
Nakwento ang mag-asawa nang nasa harap na sila ng isang mahabang mesa sa komedor. Nagulat siya sa dami ng pagkain inihanda ng mga ito. Ngayong mukhang siya lamang ang bisita ng mga ito. This date is memorable, pagkarani saan ni Mrs. Rowe. Right, pagsang-ayon ni Mr. Rowe, today is our son's birthday. Napalunok siya. Gusto niyang mag-usisa, hindi niya magawa. We lost him 3 months before his first birthday. Pagkuhan ay usan ni Mrs. Rowe. Sa clubhouse, bigla na lang siyang nawala sa stroller. Hindi na namin siya nakita uli. Pagkatapos niya, hindi na ako pwedeng magkaanak uli. We miss him. Iyon lang at pumatak na ang luha sa mga mata nito. We miss our son. Han, please. Inabot ni Mr. Rowe ang kamay ng asawa at pinisil. Nakakahiya kay Dr. Montes. I'm sorry. Pinahid ni Mrs. Rowe ang luha sa mga mata bago siya tinignan. I'm sorry. May mapait na ngiting gumuhit sa mga labi nito. Hindi na ba nila hinanap o pinahanap ang bata? O si Sunny Finn ang ikwento rito ni Alice ang nangyari? Ito naman ang nagsadya sa kanya sa klinik niya. Pwede ba namang hindi? Sagot niya habang nakaupo sa harapan ng desk. Lunchtime ng mga sandaling iyon. Pero walang nangyari sa paghanap. Ganun lang. That's terrible. Iiling-iling na sa Adni Faye. Kawawa naman pala sila. Iisang anak na lang na wala pa. Pero hanggang ngayon ay umaasa pa rin sila na buhay ang bata. Nararamdaman daw ni Mrs. Rowe na magkikita pa sila ng anak niya. Paano? Napakibit-balikat siya. Naputo lang pag-uusap nila ng mga kumatok sa pinto. Hindi nagtagal ay bumukas sa iyon at iniluwa ang sekretarya niyang buntis. Dok, may naghahanap po sa inyo. Anunsyo nito. Sino? Si Dr. Maganduga. Nagkatingin na sila ni Faye. Anong gagawin ko? Eh di harapin mo. Sagot nito na may nanunoksong ngiti sa mga labi. Eh di ba't yun naman ang gusto mo? Ang lapitan ka ng mga taong may hawig sa lalaking pinapangarap. What does he need? Nobody knows. Nilinga ni Faye ang sekretarya. Let him in, babes. Wala na siyang nagawa nang pumasok ang lalaki. Kung hindi pa tumikim si Faye, hindi pa niya ito maaalalang ipakilala kay Mr. Maganduga. Napalunok siya ng sunod-sunod ng ilang tad ng lalaki sa isang kamay ang iniabot sa kanya ang dala nitong bulaklak. Peace offering, saan ni Joselito nang silang dalawa na lamang nasa loob ng clinic. Nagpaalam kaagad si Faye na batid ni Alice na gusto lamang silang pagsolohin ito. Magkagalit ba tayo? Paingos na tanong niya. Deep inside, gustong-gusto na niyang damputin at yakapin ang mga rosas na dala nito. Nang hindi niya tinanggap ang ngayon ay ibinaba na lang nito sa ibabaw ng desk niya. I want to apologize, he said. I was so rude to you. Nabigla lang ako sa mga sinabi mo. I thought you were insane. Pagtatapos niya sa pangungusap nito. Well, sa bagay kahit sino naman ay yun ang tingin sa akin every time I tell them my experience with the word Bill Taylor. Pinagsabay nito ang pagiling at pangiti. Uso pa ba ang ganun? I mean, who's gonna believe them in the modernized world? It happened 10 years ago. Inangusan niya ito at sa malayong probinsya yun nangyari. So can we be friends now? Hindi na napigilan ang sariling tapunan nito ng tingin. He looked very tired in his white attire. Doktor na doktor ang dating nito. Iyong tipong parating may bitbit na alcohol, organisado at malinis ang mga gamit at alaga ang katawan sa exercise, tamang diet at multivitamins. I don't know what your real intentions are. Hindi napigilan sabi niya. Pagkatapos mo akong pakitaan ng hindi maganda. Nandito ka para makipagkibigan sa akin. Look, ayokong may kaaway. Tahimik ang buhay ko. Napalunok siya ng muling mapagmusdan ang mukha nito. May dahilan siya para patuloy na maniwalang ito ang lalaking minsan ay hinangaan niya. Kamukhang-kamukha ito ni John maging sa tindig at tangkan. Let's forget what happened. Just stop insisting that I am somebody I am not. I am Joselito Maganduga. You can call me Tolitz. Iyon ang tawag nila sa akin. Inilahad ito ang palad. Friends, ilang sandali siyang napatna. Maya-maya ay namalayan na malamang niyang itinataas na niya ang isang kamay upang makipagkamay rito. Nang magtagpo ang kailang mga palad, bigsa siyang nanigas. Nanulay na naman sa kanyang katawan ng koreyeng tanging kay dyan lamang niya nararamdaman. Animo ay napasong bigla niyang hinilang kamay mula sa pagkakahawak ni Mr. Dr. Daganduga. Tumayo siya at humarap sa dingding na salamin. Let me guess. Natakot ka sa banda kung sasabihin ko sa mga kakilala kong journalist ng tungkol sa'yo. Maski walang basihan ang sinasabi mo, ayoko pa rin ang iskandalo. Sagot ito matapos pakawala ng isang mahaba at malalim na hininga. Dahil umiiwas ka sa mga iskandalong pwedeng makasira sa pagiging most outstanding young position mo. Sa halip na sumagot ay binaba nito sa ibabaw ng desk niya ang isang card. Dinner invitation, sabi nito, na lang para mapatingin si Rito. Nag-preserve na ako sa friends' cuisine. It's up to you kung pupunta ka. Good day, Dr. Montes.
Pagkasabi niya ni Sakala, malito na gawang tumalikod. Ganyan ka ba talaga mag-invite ng babae? Hindi napigil ang tanong niya. Ay kinatigil nito sa pag-alis. Basta mo nalang iiwanan ang dinner invitation without even asking her if she wants to have dinner with you. Isang makahulugang ngiti ang itinugon nito bago humakbang palabas ng pinto. Pakiramdam niya yung musok ang ilong niya sa inis. Iyon ba ang dyan na sinasabi niya? Sa pagkakaalam niya, hindi ganun kapres kung lalaking nakilala niya. Sa pagyaman, siguro nga ay nagkamali lang siya ng akala. But that time, next thing she know, naroroon na siya sa French cuisine at nakikipag-dinner kay Tolitz. You're beautiful. Saka lamang kumurap ang mga mata ni Elise nang marinig ang sinabi ngayon ni Tolitz. Maagap niya ang nilapat ang tingin sa mga sumasayaw sa dance floor ng restaurant kung hindi ay baka matunog siya sa malalagkit na titig nito. Isa pa, hindi maikakaila ang taglay nitong kagwapuhan. Kahit sinong babae mapapatingin dito. Let's dance. Anyaya nito pagkuhan. Napaismin siya. Wala talagang kalambing-lambing sa katawan ng estupidong ito sa loob-loob niya. Unlike John. Ah, naalala na naman niya ang tagpong iyon na niyaya siyang sumayaw ni John. Maaari ba kitang isayaw? Ipinikit niya ang mga mata upang burahin ang alaalang iyon. So, I don't dance with someone. I don't know that one. Pero nagagawa mo makipag-dinner sa isang taong hindi pong pasyadong kilala. Napailing-itling ito na tila na imposible sa kanya. Well, excuse me. Umahon ito sa upo at nagtungo sa kabilang mesa. Nakipagkwentuhan ito sa ibang mga babae ron at maya-maya lamang ay kasayaw nito ang isang babae sa gitna ng dance floor. Ang bastos. Iyan ang isip niya. Inimbita lang ba siya nito para ipakita sa kanya kung gaano ito kinababaliwan ng mga babae. Kumindat pa ito nang tumingin sa kanya. Inis na umahon siya sa upuan at lumabas ng restaurant. Elise, paghabol sa kanya ni Tolitz. Hindi ito pinansin at tuloy-tuloy siya sa kotse niya. What's the matter with you? Nakasunod pa rin ito sa kanya. Dumating ka nga rito, bigla mo naman akong lalayasan. Sa lubong ang mga kilay na hirap niya ito. You know what? You're the most arrogant man I ever know. Nagkamali ako ng akala sa iyo. You're fake. Pagkasabi niya ay mabilis siyang sumakay ng kotse at pinatakbo iyon. Elise. Good morning, Doc. Hindi man lang nagawang tugunin ni Elise ang masiglang pagbati ng kanyang sekretarya kinabukasan. Hindi pa rin niya makalimutan ang nangyari sa kanila ni Tolitz. Nagigigil pa rin siya sa inis. How's the date with Dr. Maganduga? Malambing pang tanong ni Babes. Never try to ask again. Formal na sagot niya bago dumiretso sa main clinic. Pagbubukas lang pa lang ng pinto ay natigilan na siya. Babes, ano to? Nanginginig ang boses na tanong niya habang nakatitig sa mga bagay na bumulaga sa kanyang mga mata. Halos mapuno ng iba't ibang klase ng bulaklak ang loob ng clinic niya. Nangamoy hardin iyon. Eh, Doc, mahirap namang tanggihan ang ganyang grasya. Pinadeliver po ang mga ni Dr. Maganduga first thing in the morning. Kaya nga naisip kong siguro ay fruitful ang dinner date nyo last night. This is stupid. Isa-isa niyang tinanggal ang mga nakapatong na flower vase sa ibabaw ng desk. Hindi flower shop ang clinic ko. Inis na binalingan niya si Babes. Will you call that stupid physician and give these things back to him? Doktora naman sayang. Kakamot-kamot ito sa bato. Gumastos ang malaki si Doc. Tapos ipapabalik nyo lang. I said give these flowers back to him. Opo. Humahangos na bumalik sa desk nito si Babes at tinawagan sa telepono. Ang kinaiyan na sinayang doktor. Ay nabayaran na po niya ang ngayon. Informa ni Babes pagbalik nito sa harapan niya. Hindi na raw pwedeng ibalik. That is stupid. Nanggigigil na siya sa inis. Hindi ko alam kung anong gusto niyang patunayan sa amin. I think that man is crazy. Di ba't ganyan din ang tingin niyo sa inyo noong una? Humanda siya sa amin. Pinuhat niya ang isang bes na may mga bulakalkat mabilis na lumabas ng klinik. Doktora, anong gagawin niya? Tila walang narinig na tuloy-tuloy na siyang humakbang patungo sa annex ng building. Nakasunod pa rin sa kanya si Babes. Doktora, maghunos daily kayo. Pakiusap niya. Baka kung anong isipin ng mga tao rito. Sa wakas ay narating niya ang clinic ni Dr. Maganduga. Nagulat na lamang si Laura nang dire-diretso siyang pumasok sa kwartong kinaroroonan ng amo ito. Pabagsak niya ang ibinaba sa desk ang dalang Babes. Thank you but I don't accept flowers from someone eh. Tinanggap mo ang bulaklak na ibinigay ko sa iyo kahapon, right? Nakangiting saan ni Dr. Maganduga. Dahil lang akala ko ay pwedeng maging magkaibigan. Ang isang katulad mo, nakataas na ang sagot niya. But I was wrong. Nawawa in her right mind would want to make friends with an impossible person like you. Sayo na ang mga bulaklak mo. And never ever try to send me flowers again. Ibabalik at ibabalik ko ang ngayon sa'yo. Okay, fine. Kaswal na sa amin ito. Wala ka nang matatanggap ng mga bulaklak mula sa akin. Good. At huwag ka na rin magpapakita sa akin. Dahil pumapangit ang araw ko pag nakikita kita. That would be the problem. Napailing ito. Nasa isang ospital tayo. Wala, huwag mo na lang akong tingnan pag nagkasalubong tayo para hindi na pumangit ang araw mo, doktora.
Good day. Patinghal na sabi niya. Have a nice day. Halatang nanginis namang tubo nito. Pumayat na siya palabas ng clinic. Nagchichismisa na sina Babes at Laura nang malamasa niya. Wala ng salitang hinila niya paalis si Babes. Bye, Laura. Kinuhayan pa ni Babes ang kaibigang sekretary. Ang gwapo ng boss mo. Don't forget malaki na ang tiyan mo. Nakangiting pahabol na sabi ni Laura. Pagdating sa sariling clinic ay tinawag niya. Ang janitor at isang ipinahatid kay Dr. Magandugan ang isa pang bulaklak na ipinadeliver nito. Mukhang hindi ka nakatulog ng mabuti ka, Ruby. Puna ng mami nilis sa kanya kinabukasan sa harap ng almusal. Formal na sinulya pa niya ito. Hindi pa rin ito nagkukulang sa pag-aalaga sa kanila. Ito pa rin ang naghahanda ng almusal nila at ng ibang pangangailangan. Napuyat lang ako sa isang research. Hanggang ngayon ba may pinag-aaralan ka pa rin? Mom, you know that I'm not that good enough. Sumubusin ang kapirasong hotdog. I finished medicine at 26 pero marami pa rin akong hindi alam. Kung nakapasok man ako sa magagandang ospital, may kinaalaman ang yaman at impluensya natin. I almost acquired a well-known hospital. Pero yun ay dahil na rin sa pera ng mga Montes. I don't think magiging ganito ako kung wala akong pera. Is that self-pitying? Nakangiting ibinaba ng daddy niyang binabasang charyo sa ibabaw ng mesa. Hindi ganyan ang pagkakakilala namin sa eldest daughter namin. You're a good position, ate. Sabad naman ni Allegria ay nakaupo sa harap niya. Napabundong hininga siya. Hindi nga niya naiintindihan ang sarili kung bakit bigla siyang inaatake ng security. Usap-usapan na sa ospital nila ang pagiging magaling ni Dr. Magandugan. Kaya nga ito nahirang na outstanding doctor sa batang edad nito. Sa tingin niya ay nasa mid-30s pa lang ito para maging isang mahusay na manggagamot. And now she hated that doctor for some unknown reasons. Hindi sinasadya ay napasulyap siya sa dyaryo. Hindi sinasadyang nakita niya ang larawan ng mag-asawang Ramon Chito at Bridget Roa. Binasa niya ang title ng article, The Truth About the Long-Lost Son. Hi, Doktora. Ngiti-ngiti si Babes nang dumating si Liz sa clinic ng araw na iyon. How's your baby? Nakangiting tanong niya. Ang lakas sumipado. Ang swerte mo, magkaka-baby ka na. Kaya mag-asawa na rin kayo. Iniwanan niya ito ng ngiti bago tumuloy sa kanyang clinic. Nagulat siya sa nadat nandoon. Kung kahapon ay mga bulaklak, ngayon naman ay maliliit na lobong pinagdikit-dikit at ikinorteng puso. Uusok na naman sana ang tainga niya sa inis nang marinig niya ang boses ni Faye. Surprise! Lumantad ito mula sa restroom na may hawak na tatlong loba. Faye! Napabuntong hininga siya. Akala ko'y hindi niya na itinuloy ang gustong sabihin. Akala niya ay nanggaling niya naman ang mga lobong iyon kay Dr. Magandugan. Sira niya naman sana ang araw niya. Pero bakit gano'n na lang ang nararamdaman niyang panghihinayan at hindi sa lalaking iyon ang galing ang mayon? Good morning, Dr. Montes. Nakangiting pagbati ni Faye. Did I cheer your day up? Ano namang kakornihan to? Tumaas ang isang kilay niya. Ginagawa naman naman akong mga pasyente mo sa mental institution. I'm sorry pero wala akong panahong mag-order ng balloons para ipadala sa best friend ko. Pinatirik nito ang mga mata. Eh kanino nang galing ang mga ito? Nagulat na tanong niya. Nandito na ngayon ang dumating ako. Ipinadeliver daw ng Prince Charming mo na si Dr. Magandugan. Oh my God, napatutop siya sa noo. Sinasabi na nga ba at balak na namang sirain ang hambog na doktor na yun ang araw niya. Kahapon ginawa niyang flower shop itong kliniko. Ngayon naman ay ginawa niyang party house. Basahin mo. Nakangiting ipinakita sa kanya ni Faye ang nakasulat sa isang malaking lobo na hawak nito. Cheer up. Stupido. Naiinis na namang sabi niya. Walang magawa ang lalaking yun kundi ang asarin ako. Well, ikaw ang unang nambulabog sa kanya, paalala ni Faye. Gumaganti lang siguro yung tao. Pero bago ka magwala riyan, basahin mo muna ito. Ibinaba nito sa desk niya ang dyaryo na nakabuklat sa pahinang naroon ng balita tungkol sa mag-asawang Roa at ang nawawalang anak ng mga ito. I had read that news, sabi nito. Nabasa ko sa bahay kanina. Wala nang balita kung ba buhay pa o kung nasa nang nawawala nilang anak. Sinasabi lang dyan na lumantan na ang totoong taong kumindap sa anak nila. Isang dating adik. Napabuntong hininga sabi ni Faye. You see, kung ano ang nagagawa ng drug sa buhay ng tao. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ng mag-asawa pagaragan ni ng lalaking yun. Inaayos na niya ang mga gamit sa ibabaw ng desk. Nang masulya pa niya ang mga lobo, inis na kinuha niya ang mga yun at itinabi sa isang sulok. I knew something, sabi ni Faye na may makahulugang ngiti sa mga labi. Kilala ko ang dating psychiatrist ni Bridget Rowe. Psychiatrist? Automatiko siyang napatingin sa kaibigan. He's my co-doctor at St. Mary's Institute for Mental Health. Pero hindi si Dr. Kate Abarrientos ang nagdaldal sa akin ng tungkol sa nangyari kay Bridget Roa, kundi ang matabil niyang sekretaryang tumanda na sa paninilbihan sa kanya. What happened to Mrs. Roa?
Naku-furious na tanong niya. Naupo ito sa visitor's chair sa harapan ng desk niya. Bridget Del Rio Roa came from a rich clan. Pero mula pa sa simula ay umibig na siya ng husto kay Ramon Chito Roa o Chito. But at that time, Chito was deeply in love with Rafaela Paredes. Sino naman yun? Tanong niya. Ang asawa ng tatay ng dating Prince Charming mo. Ang papa ni Sin. Dr. Chudor Valdez. Pero dahil si Dr. Valdez ang mahal ni Rafaela, nagparaya si Chito Roa. At that time ay tinuon ni Bridget ang atensyon niya sa barkada para lang makalimutan si Chito. Drug dependence ang barkada ni Bridget. Ginawa ni Chito ang lahat para mailayo siya sa mga bad influence na yun. And in the process, na-develop siya kay Bridget. They got married pero nagpatuloy sa panggulo ni Benedict sa kanila. Benedict Carlego. Itinuro nito ang litrato ng lalaking tinutukoy sa dyaryo. Labas-masok sa rehabilitation center ang lalaking ito. Pero nangako siyang magbabago na nang ma-inlove siya kay Bridget. Pero dahil nag-asawa na si Bridget, hindi natuloy ang pababagong buhay ni Benedict. Kinuliya sila Bridget at Chito hanggang sa manganak si Bridget, hanggang sa mawala ang anak nila. Mahabang panahon ang lumipas. Nasa rehabilitation na uli ng mga panahon yun si Benedict, kaya hindi pumasok sa isip ng mag-asawa na maaari ang lalaki ang kumidnap sa anak nila. At kailan lang ay lumantad sa kanila si Benedict. Nagsisisi na raw ito sa mga nagawa nitong kasalanan. Now the newspaper said that Benedict was at the kidnapper of the Roa's only son. At ayon sa nabasa pa niya sa dyaryo, itinapon ni Benedict sa isang malayong lugar ang mga anak ng mga Roa na pinangalanan ng mga ito na Nicholas. Na-confine ulit si Benedict sa rehab ng mga panahong iyon. Pagpapatuloy ni Faye, hindi nga ito nagawang ipagtapat ang nagawang kasalan. Kailan lang ay tinuro nito ang lugar kung saan ito itinapon ng sanggol. Pero paano pa nila mahahanap ang bata pagkatapos ng maraming taon? It had been 35 years since the child was kidnapped. Paano naging doktor ni Bridget? Si Dr. Abarrientos, tanong niya. Nang mawala ang anak niya, halos mawala sa kanyang sarili si Bridget Roa. Kinailangan siyang patingnan ng kanyang asawa sa isang psychiatrist. Awang-awa siya sa mag-asawang Roa. Hindi na sana niya naging pasyente ang mga ito at nang hindi na siya naapektuhan ng ganun. Kahit sinong ina ay mawawala sa sarili sa oras na mawala ng anak. So much for that, sabi niya pagkuhan. Wala naman tayong magagawa para mabalik ang anak nila. Umahon siya sa upuan at tinampot ang bes na nalalagyan ng maliliit na balos. Magtutuos muli kami ni Dr. Magandunga na yun. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin? Pabagsak na ibinaba ni Elise ang mga logo sa desk ni Dr. Magandunga. Ang sabi mo ay ayaw mo nang makakatanggap ng mga bulaklak mula sa akin, hindi ba? Anang doktor. Well, hindi naman mga bulaklak ang ngayon. Those are balloons. Tigilan mo na to. Nanggigilin na sabi niya. Kinugulo mo na ang buhay ko. And look who's talking. Napainin ito. Ikaw ang unang lumapit sa akin. Ikaw ang unang nanggulo sa tahimik kong buhay. Ayoko na. I admit na nagkamali ako. But that foolishness is over now. Tigilan na natin pareho ito. Come to think of it, nakangiting umahon ito mula sa swivel chair na nakapamulsa ang mga kamay at hinarap siya. Hindi kaya nangyari ito dahil tayo ang par sa isa't isa. What happened was just a way para pagtagpuin ang mga landas natin. And here we are. This is our destiny. Bigla siyang natigilan. Ito ang tipo ng taong hindi maniniwala sa mga ganong bagay. Kaya anong pinagsasabihin ito? Huwag na natin sayangin ang magandang pagkakataon, Elise. Dahan-dahan itong makbang palapit sa kanya. Let's accept each other. Huwag na nating pahirapan pa ang mga sarili natin. Anyway, we're both attracted to each other. Don't tell me I'm wrong because I can see it in your eyes. Nahandahan din siyang napaatras. What do you think you're doing? Halos hindi na marinig ang boses niya sa sobrang hina niya. Patuloy pa rin siya sa pag-atras hanggang sa lumapat ang likod niya sa malaming na dikit. Maagap na iniharang nito ang mga braso sa magkagilang gilid niya upang hindi siya makalis. Napaawang ang mga labi niya ang halos magkalanghapan na sila ng hininga. I heard that you're one of the most eligible bachelorettes in this institution. Halos pabulong na sabi ito. At magiging sinungaling ako kung hindi ako aamin na matagal na akong naghahanap ng babaeng mamahalin at magmamahal sa akin. Masyado lang akong nawili sa trabaho. Gusto mo ako? Gusto kita? We're perfect for each other. Why don't we give it a try, Elise Montes? Tila ribultong nanigas siya sa kinatatayo ng dahan-dahan itong inilapit sa kanya ang mukha nito. Hanggang sa habagigyang lumapat ang mga labi niya sa mga labi nito. This is going to be a wonderful, trust me. Pagkasabi niyo na ipinikit nito ang mga mata, at tuluyan ang nilapat ang mga labi sa kanyang mga nanghihingling na bibig. Namimilig pa rin ang kanyang mga mata habang hinahalikan siya nito. Hindi galit o inis ang sinisigaw ng kanyang puso, hindi pala nabigat pagtanggap. Magiging ipokrita siya sa sarili kung hindi niya aaminin masarap itong humalik. Mga halik na tila hindi na bago sa kanya.
parang minsan na niyang nakamtan ang ngayon. Namumungay ang mga mata ni Noon nang pakulan siya sa malabi. So, how did you find it, Mahang? Mahinang tanong nito. Hindi pa rin siya makagalaw. Pakiramdam niya ay nun lamang muling nabuhay ang dugo niya. Hindi naramdaman ang ganun ang minsan niyang paniwalaan ng sarili na nahihibang siya kay Sin Valdez. Bigla na lamang niyang hinamblot ang kuwelyo ng long sleeve ni Dr. Maganduga at kinabig ito hanggang sa muling magtagpo ang kanilang manglabi. Naging mas makusok ang paghahali kanila sa ikalawang pagkakataon, subalit ramdam niyang pagsuyo at pag-iingat ito. Ang mga halik na yun ay minsan na niyang naramdaman. Kay John, hindi niya makalimutan ang mga halik na ito. Mga halik na hinahanap-hanap niya sa mga lupipas na taon at ngayon lamang niya muling natagpuan. Hinahabol pa rin niyang paghinga. Nang sawa kasi pakulan siya ni Dr. Magundada, nakatitig siya sa mga labi nito at nais pa rin niyang ang kininom ngayon. Do you accept me now in your life? Pagkuha na itanong nito. Tolits, nanginginig ang mga labing sambit niya. Just answer me, Elise. Ano ito sa seryosong tingin? If nataalis ako ngayon din sa harapan mo, manunumbalik ka sa dati ang buhay natin. Hindi natin pakikialaman ang isa't isa. Gusto niyang sabihin na hindi niya ito kailangan sa buhay niya, subalit walang makalabas ng ganoong mga salita mula sa kanyang bibig. Paano niya sasabihin niyo kung iniuutos ng kanyang puso at isipan niya? Namanatili siya sa tabi nito, na ayaw niya ng katawan niyang iwan ito pagkatapos na yung maramdaman ng mga halik nito. Sinapon nito ang magkabilang pisngi niya at sinalubong ang kanyang mga mata. My name is Lucilito Maganduga. Muling pakilala nito sa sarili. 35 years old, single and lovable. I live in Quezon City. My parents are deceased. I am only son. Monday to Fridays are my busy days. I lend my Saturdays to less fortunate patients. Sunday I go to church. Simpleng tao lang ako pero nakahandang dumami sa mga kaibigan na nangangailangan sa akin. Of course, I'm capable of loving. Kung hindi ko pa napagtuunan ng pansin ang love life ko sa nakalipas ng mga taon, iyon ay dahil sa pagnanais kong maging mahusay na doktor. I may not be a perfect suitor dahil hindi ako marunong manligo, pero marunong ako magmahal. So if you'll give me a chance, I'm willing to prove that. Masyadong mabilis ang pangyayari. But does it matter? I don't believe in long engagements or long courtship. Ang mahalaga ay pareho tayong masaya. That is, if you're happy with me this very moment, are you? Hindi niya napagilan ang sariling tumangon. Kung may nakalimutan pa akong sabihin tungkol sa akin o may gusto ko pang malam, marami pa tayong oras para sa isa't isa, Inis. Huwag na nating patagalin pa ito. Do you accept me as your boyfriend? Muli siyang napatango. Perfect. Sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi nito. Hinadkan siya nito sa no. I'm so very happy. See you this afternoon, Han. We have to get back to work. Tulala pa rin. Napatango na lang siya. Goodbye. Nakangiti pa rin saan nito bago binuksan ang pinto at kinausap ang secretary. Pwede ka nang magpapasok ng pasyente. Nakangiting kuminat si Laura bago tinawag ang unang pasyente. Para siyang zombie nang lumabas ng clinic, bigla siyang napagdaan ang mapagtantong hanggang elevator na ang pila ng mga pasyenteng pinaghintay ni Tolts dahil sa rumansahan nila. Talala pa rin si Liz hanggang ng gabi ngayon na nakaupo siya sa isang marble bench sa likuran ng mansyon nila. Hindi siya makapaniwalang may boyfriend siya sa katauhan ng lalaking kaninang umaga lamang ay kinayaya mata nila. Masyado na namang mabilis ang pangyayari. Hindi niya lubos maisip kung paano nangyari yun. Napatutop siya sa noo. Ate, nilingon niya si Alegria na hindi niya namalayan ang paglapit. Come, nakangiting anyaya niya rito. Naupo ito sa tabi niya. Problem, tanong nito. Kinuha niya ang isang kamay nito at inilagay sa palad nito ang mga litrato ni Sin Valdez. I'm turning over these pictures to you. Ate, bumalatay ang pag-alala sa mga gandang mata nito. Anyway, ninakaw ko lang naman sa mga gamit ni Sin. Napainig siya at napangiti. Product of my temporary insanity. She said, lumaki tayong magkaiba mas kaysa mga pananaw natin sa buhay. Pagpapatuloy niya, mas kaysa mga taong gusto natin kaibiganin ay may kagaiba pa rin tayo. You can get along with the tantas very well and me to the Montezes. Ang sabi nila, simple ka, social ako, kaya siguro hindi tayo naging close sisters tulad ng iba. Mataas ang pangarap ko, ang maging matagumpay na doktor ang magkaroon ng sariling ospital. Well, you wanted to be a good wife and a good mother to your children. Hinayaan mo pa rin umibig ang puso mo kahit nasasaktan na ako. I admire you very much, Alegria. Tinanggap mo sa sarili mo na nagmamahal ka, kaya ngayon ay natagpuan mo na ang kaligayahang hinahanap mo. Ate, I don't understand. Look at these things, Alegria. Itinaas niya sa harapan nito ang kwintas na iniingatan niya. He gave me this 10 years ago. He? Napakunot na ang tanong niya. Who's he? Napabuntong hininga siya bago sumagot. He was my first love. Kasabay ng pagtanaw sa malayo ang pagdalo ng gunita sa kanyang isip.
Hindi kasi tayo naging malapit sa isa't isa. Hindi ko na ibahagi sa iyo ang pinakamasayang sandaling nangyari sa buhay ko noon. Natagpuan niya ang sariling isinasalaysay kay Allegri ang tungkol kay Jan. You know that I wasn't that idealistic. Pagpapatuloy ni Elise, hindi ako naniniwala sa destiny, sa fate, sa true love. Umiikot ang mundo ko noon sa pag-aaral, sa mga kaibigan ko, sa mga pangarap ko. But then he cured me. Ginamot ng lalaking iyon ang sakit ko, Allegri. May mapait na ngiting gumuhit sa mga labi niya. He was a real fit here. Tinuruan niya akong magmahal. Totoo nga pa lang ang tunay ng pag-ibig ay kusang dumarating kahit hindi mo hanapin. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon at panahon, ay bigla mo nilang mararamdaman na tumitibok na pala ang puso mo at umiibig ka. Kahit sa maikling sandali ng pagkakasama ninyong dalawa. Nanubig ang mga mata niya habang nakatitig sa hawak na kwintas. Hindi ko makuhang magmahal muli pagkatapos niyon. Nagalit ako sa sarili ko dahil pilit kong hinahanap si Jan sa ibang katauhan. I rejected suitors because I couldn't find in them Jan's characteristics. Nawalan ako ng pag-asa magkikita pa kami muli, kaya pilit ko na lamang siyang hinahanap sa iba. At si Sin, pinisil niya ang palad ni Allegria. He was just one of my dummies dahil kahawig siya ni Jan. I realized I wasn't really in love with him. Tuluyan na siyang napaiyak. Tingnan mo kung gaano ginulo ng lalaki yun ang buhay ko, Allegria. But this foolishness has to stop. Panahon na para kalimutan ko siya at tanggapin sa sarili ko. Wala siyang katulad. Kailangan kong turuan ng puso kong magmahal ng totoo sa isang lalaking nang iisipin ko ay hindi ang mga katangian na dyan na pwede kong makita sa kanya. Walang masabi si Allegria. Naramdaman na lang niya ang pagpisil ito sa palad niya. Umahon siya. Mula sa kinauupuan at inilagay sa basurahan ang kwintas na tanso. Nakitawagan si Dr. Torres. Utos ni Liz kay Bibbs, nakaupo siya sa harapan ng mesa nito. Pakisabi ng pagpasyente akong i-refer sa kanya. Yes, doctor. Nakangiting sagot nito na agad namang hinagip ang telepono sa katangan. Biglang may kumatok sa pinto at maya-maya lamang ay iniwas si Tolls. Hi, ladies. Nakangiting bati nito bago gumawad ng halik sa pisngi ni Elise. Naudlot sa pagdial ng numero sa telepono si Babes at pinaglipat-lipat ang lalaking mga mata sa kanila ni Tolls. May namiss ba ako? Tanong nito. Tama ba yung nakita ng mga mata ko o namamalik mata lang ako? I just dropped by to invite you to have dinner with me tonight in my house. Sabi sa kanya ni Tolls, pwedeng sunduin kita sa inyo sabay na tayong umalis mamaya. Don't come to my house yet. Maagap na. Sabay na lang tayong umalis mamaya. If that's what you want. Muli siyang ginawa rin ito ng halik sa pisngi bago binalingan si Babes. Bye, Babes. Bye, Doc. Hindi pa rin nakahumang tugon ni Babes. Anong ibig sabihin niya, Doktor? Tanong nito sa kanya. Bakit kung makahasta ang doktor na yun ay parang pag-aari na niya kayo? Boyfriend ko na siya. Nahiyang sabi niya. Ano? Lalong naglakihan ang mga mata nito. Paanong nangyari yun? Hindi ko rin alam eh. Kaswal na sagot niya. Pakitawagan na lang si Dr. Torres. Tulalang nakamata pa rin sa kanya si Babes. This is my little house. Maingat na iginiyan ni Tolls si Liz sa bahay nito. Ipinakilala siya nito sa mga kasama roon bago siya nilibot sa lahat ng dako ng bahay. May mga sandaling natutulala pa rin siya tulad na lang nung kumakain pa sila sa harap ng lanay table. Kahapon lamang ay tinatalakan pa niya ito. Ngayon ay parang walang nangyaring magkasama silang kumakain at masaya nagkukwentuhan sa naging magkasintahan ng ganun kabilis. It seems that you like nature. Hindi napigilang sabi niya. Halos lahat kasi ng paintings na nakita niya sa dingding ng bahay nito ay tungkol sa kalikasan. I love nature. Mahingiti sa mga labing sagot nito. Iyon ang isa sa mga kayamanan ng bansa natin na dapat ay lalong pagyayamanin ng mga tao at hindi sinisira. Kaya madalas bahay ng Pilipinas ay dahil sa mga kalupitan ng mga tao walang pagpapahalaga sa kalikasan. Kumindal ito bago tamayo. Wait a minute. Iginala niya ang paningin sa paligid ng makalis ito. Halos napapaligiran ng mumungang halaman ng bahay. May mga halamang hindi pamilyar sa kanyang mga mata. Sagana rin sa puno ang bakuran nito. Tunay na malaki ang pagpapahalaga nito sa kalikasan. Kalikasan. Iisang tao lang ang alam niya ang malaki ng pagpapahalaga sa mga iyon. Si John. Here. Ani Tolitz pagbalating sa upuan. I made that for you. Vegetable salad. Napangiti siya. I love that. Maya-maya ay dumating ang isa sa mga kasama ito sa bahay. Kuya, nandyan po si Mang Berto, anang katulang. Sinusumpong na raw po ng rayuma yung asawa niya eh. Wala raw po silang maipambili ng gamot. Hindi na raw po sila makapaghihintay ng pagdating niyo bukas sa barangay nila dahil hindi na raw po tumitigil ang sakit sa katawan ng asawa niya. Can you excuse me? Paalam sa kanya ni Tolitz. Sure, I'll be right back. Muling nawala sa paningin niya ang lalaki, pero hindi naman nagtagal ay bumalik ito muli.
Sino si Mangberto? Hindi nakatiis na usisa ni Rita. Isa siya at ang asawa niya sa mga pasyente ko sa Bulacan. Sagot nito, I go there on Saturdays for my medical mission. Kasama ba yan sa mga programa niyo sa kabilang ospital? Ako curious na tanong niya. May mga ganoong programa sa ospital na pinaglilingkuran niya, ngayon hindi niya nakaguliang sumama sa mga medical mission na yun. No, nagsali ito ng alak sa dalawang baso. 3 years ago, senior doctor organized a medical team which called Kalusugan. The main objective was to help those less fortunate ones, yung mga taong tinitiis ang karamdaman sa kawalan ng pambili ng gamot o pambayad sa doktor. I'm one of the members of Kalusugan. We give service for free at kami ang personal na bumibisita sa mga lugar ng prospective beneficiaries. When Dr. Infante died, I became the president of Kalusugan. Aktibo pa rin ang team magpahanggang ngayon. Napatda siya. Hindi niya naiwasang pukul nito ng humahangang tingin. Ngayon ay alam na niya ang isa sa mga idalain kung bakit ito hinirang outstanding ng doktor. If you have time, you can come with me tomorrow. I'd love to. Naisagot niya. Palibhasa, wala namang clinic tuwing Sabado. Kinabukasan ay natagpuan niya ang sariling kasama si Tolitz sa medical mission nito sa labas ng Maynila. Gumagamot ito ng libre. Nag-perform ng mga minor surgical operations na mamahagi ng mga gamot at bitamin at nagbibigay ng health advice sa mga taong maraming gustong malaman. Pinagmamasdan na ito habang nakaupo siya sa loob ng isang kubong ginawa ng mga tao sa isang barangay na yun sa Bulacan para sa medical mission na iyon. Abala ang lalaki sa pakikipag-usap sa mga pasyente. Somehow he's adorable, naisip niya. Bibihira sa mga doktor ngayon ang may oras para sa ganoong bagay. Katulad na lang niya, hindi siya gumagamot ng libre. Lahat ay may angkop na kabayaran. But that man, nang subulyap sa kanya si Tolitz at kumuha ay hindi niya mapigilan ang sariling ngitian ito. Mabilis ang paglipas ng mga araw. Namalayan na lamang nilis na papadalas na ang pagsama-sama niya ni Tolitz. Hindi man niya tiyak kung ano ang totoong salubo nito sa kanya, ay hinayaan na niya magpatuloy ang kanilang relasyon. Tutal wala naman siyang may re-reklama rito kung pag-aalaga at pagiging boyfriend ng pag-uusap. He always made her special and it seemed that they liked the company of each other. Naipakilala niya ito sa pamilya niya. Nakilala na rin niya ang ibang kaibigan nito na halos lahat ay doktor. Then one night something happened. Nagsimula yun sa isang romantikong dinner sa bahay nito. Natagpuan niya ang sariling nakahiga sa kama ito at tinutubo ng mga halik nito. You're beautiful. Paulit-ulit na usal nito habang inilalakbay ang mga kamay sa kanyang katawan. Pakiwari niya ay lalang lumamlam ang mga tanong nito habang ginagawa yun. Tell me it's right, Tolitz. Halos pabulong na sabi niya. Pakiramdam niya ay pinanghihinaan na siya ng katawan. Wala na siyang lakas na putulin ng tagpong iyon. Matid niyang kapag ginawa niyon ay parang na rin niyang pinatay ang kanyang sarili. It's right, Anito. It's right, nating strong ilis. Lahat ng ginagawa natin ngayon ay tama. Maingat itong dinampayan ng halitang punong tayo niya. Napapikit siya sa kayaayang sensasyong gumapang sa kanyang katawan. Sapat na ang mga salita nito upang maisip niyang walang mali sa ginagawa niya. Mapabalikwas ang bangon si Ilis. Iginalaya niya ang nilalaking mga mata sa paligid. Oh my God, paulit-ulit na usal niya nang matantong wala siya sa kanyang silid. Humugot siya ng hininga bago sinilyopan ng sarili. Wala siyang sablot sa ilalim ng kumot. God, napatutop siya sa noo. Ano itong nagawa ko? Hindi na niya mabilang kung ilang oras siyang nasa ganoong posisyon at pinapagalitan ng sarili. Ngunit nang isa-isang bumalik sa isip niya ang nangyari sa kanila ni Tolitz, may nakapa naman siyang kaligalihan sa kanyang dibdib. Hindi ba't patunay lamang inututor ng pag-ibig ang nararamdaman niya para dito? Agad na hinagilap ng mga mata niya si Tolitz sa loob ng silid nito. Wala ito. I'm happy, sabi niya nang tumingin sa litrato ni Tolitz sa bedside table. You must made me happy. I made the right decision at wala akong dapat pagsisihan. Sapat na iyon upang mabura ang nadaraman niyang pagsisisi. Umahon siya sa upuan at tinulok at pabukas ang isang pinto. Sa pag-akalang iyon ay bathroom. Subalit iba ang tumambad sa kanyang mga mata. Hindi shower room kundi isang maliit na silid. Marahan siyang tumuloy sa loob. Mas marami pa siyang nakitang paintings ng kalikasan ng ihakapang niya ang mga paa. May mga display objects sa ibabaw ng cabinet na gawa sa mga kahoy, kawayan at balat ng hayop. Pero ang higit na umagaw sa pansin niya ay ang larawang iyon ng isang mag-asawa. Dinampot niya ang picture frame at kinalagyan ng litrato. Saka lamang niya nakumpirmang hindi nagkamali ang paningin niya. Larawa yun yun ni Naaling Anding at Mang Nato. God, nausal niya, saka napatutop sa bibig. This can't be. Nang ibaba niya ang litrato at ang litrato naman ni John ang nakita niya. Sa ibang litrato ay kasama ito ang mga batang madalas nitong alagaan noon. At sa isa pang litrato ay kasama nito si Maya. Buntis sa litrato ang babae.
Natili siyang tulala habang pilit binibigyang linaw sa isip ang lahat ng natuklasan. He lied to me. Paulit-ulit na sabi niya. Ilis, narinig niyang pagtawag ni Tolitz mula sa labas ng silid na iyon. Hindi siya tuminag sa kinatatayuan. Hinayaan niyang kusa siyang makita nito sa loob ng silid na iyon. Ilis, sabi nito nang mapasukan si Ron. You lied to me. Nanunumbat ang tono ng boses na sabi niya. Bala kong sabihin sa'yo. Naghihintay lang ako ng pagkakataon. Nagsusumamo ang mga mata nito. Hindi ko kasi alam kung paano magsisimula pagkatapos kong ipagkailang ako si Jan. Ninyo si Lito ang totoo kong pangalan. Kinuha nilang palayaw na Jan sa ninyo. Itinatawa mo ang totoo mong pagkatao. Saka lamang niya nagawang ibaba ang litrato nito at ni Mai sa ibabaw ng display cabinet. Bakit? Dahil ikinahihiya mo ang pinagmulan mo. No, mabilis na sagot nito. Kailanman ay hindi ko ikinahiya ang pinanggalingan ko. Hindi ko mararating ang kinaroroonin ka ngayon kung hindi dahil sa kanila. Then why did you lie to me? Malakas na tanong niya. Ilang beses kitang pilit na pinaaamin pero sinabi mo pa sa akin na hindi ka naniniwala sa mga taong katulad nila. Yan ba ang nagawa sa iyo ng pagiging doktor mo ngayon? Ang talikuran mo sila? Yun din ba ang dahilan kaya ka nag-iisa ngayon? You don't understand. Wala akong hindi naiintindihan dyan. Kung ano man ang dahilan ng tagbago ang buhay mo, hindi ko alam. Pero ang malinaw sa akin, ay pinagbago ka ng narating mong tagumpay. Hindi ako nagbago. Tumaas na rin ang boses nito. Kailan man hindi ko sila nakalimutan. Gusto lang silang protektahan sa malulupit na taong. Hanggang ngayon ay hindi sila nauunawaan. Gusto ko lang silang magkaroon ng katahimikan, Elis. Pagod na sila sa pagtakbo. Hindi siya nakaimik sa mga narinig na sinabi nito. May ilang sandaling naghari ang katahimikan bago niya muling narinig ang boses nito. Napansin niyang nakatuon ang mga mata nito sa mga litratong iyon. Kailan naman hindi ko sila makakalimutan. Anito sa mahabang boses. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. Pagkasabi niyo na humakbang ito patungo sa isang sulok at binuksan ang isang cabinet na naroon. Kinuha nito ang isang kahon at ibinaba sa harapan niya. Binuksan nito ay natin sa isang ipinakita sa kanyang laman. Lampin, damit, sombrero at sapatos ng sanggol. Kasama raw ng magiging maliit na botelyang sisidla ng gatas ng sanggol. My foster parent found me these things. Panimulang kwento nito. Nang minsan magtungo sa bayan si tatay nato, natagpuan niya ako sa gilid ng kalsada sa Batangas. Hindi ako tumitigil sa pag-iyak. Dinala niya ako sa bahay nila ni Nanay Anding. Hindi sila magkaanak. Hinisip nilang hulog ako ng langit sa kanila, kaya hindi sila gumawa ng paraan para hanapin ang pinagmulan ko. Itinuring akong kapamilya maging ng mga kaangka nila. Ang mga taong kumikita sa panggagamot ng mga taong naniniwala sa kanila. Sa pagbebenta ng mga buhok sa paniniwala makapagpapagaling ng iba't ibang klase ng karamdaman. Kung ano-anong hanap buhay ang pinasok ng mga taong ito. At dahil sa pagkakaisa, nagawa nila akong pag-aralan sa isang simpleng eskulahan hanggang sa dumating ang mayamang doon na nagpagaling ni nanay at tatay. Ang nanay at tatay ko ang nakiusap sa kanya na gawin akong eskola. Pumayag naman ang doon bilang gantis sa nagawa ng nanay at tatay. Pinag-aral ako ng medisina ng mayamang lalaking iyon. Maraming taon ang nagdaan ni Elise. Pero simula nang ipagtapat sa akin ni tatay nato at nanay Anding ang totoo. Simula nang malaman ko na hindi ako totoong nabibilang sa angka nila, hindi na ako tumigil sa paghanap sa pinanggalingan ko. Pero nabigo ako. Ilang mag-asawa nang napabalita sa diary na nawawala ng anak ang nilapitan ko. Ilang beses na rin ako nagkamali sa mga taong nilapitan ko sa pag-aakalang sila ang mga magulang ko. At ngayon, mula sa isang drawer, nilabas nito ang diary ng pahinang naroroon ang artikulo tungkol sa mag-asawang Roro. Gusto kong magbaka sakali. Susubukan ko lang. Hindi na yan napigilan ang mga luhang kumawala sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito ay titigilan ko na ang paghahanap. Pagpapatuloy ni Jan, titigilan ko na. Gusto kong itago. Ang nakaraan dahil ayokong dumating ang sandaling muli na namang may manggugulo sa mga taong pinagkakautangan ko ng malaki. Pinalahan ko sila ng lupa kung sana'y maaari silang magsimulang muli pagkatapos ng maraming trahedya. Isang maliit na village na matatawag nilang kanila. At iniya kong wala nang makapagpapalayas pa sa kanila sa lugar na iyon. Ayoko nang may mawala pang buhay pagkatapos ni tatay. Saglit itong nawala ng boses matapos iyon. Namatay si tatay nang gabing nilusob kami ng mga malulupit na tao. Nang gabing magkahiwalay tayo. Namatay siyang pinoprotektahan ng kanyang angkan. Namatay siyang lumalaman. Kasabay ng pag-aralgal ng tining nito. Ang pagbagsak ng luha mula sa mga mata nito. Sa pagkamatay ni tatay, marami sa mga naiwan niyang kaangkan ang nawala ng pag-asa. Si tatay ang naghahanap ng matitira nila sa tuwing ipinagtatabuyan sila ng mga taong ang tingin sa kanila ay salot at kampo ng dilim. Pero nangako akong hindi ko sila iiwan, hindi ko sila pababayaan.
At pagkatapos ng maraming taong pagsisikap na mabago ko ang takbo ng buhay ko, natupad ko rin ang pangako ko, Elise. Nang mamatay si Don Emmanuel, natapos ang scholarship na ipinagkaloob niya sa akin isang taon pa bago ako matapos ng medisina. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Sinubukan ko ang kahit na anong trabaho matapos ko lang ang pag-aaral ko. And without my faith, determination and strength, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon. Nagsimula ang liwanag sa buhay ko nang magtap ako sa board exam. Totoo ang lahat ng natuturing ko sa aking foster family, Elise. Tumayon ito sa kanya. Faith heals and cure. Faith makes things possible. Basta't buong paniniwala mo ay magagawa mong isang bagay na iyon. Ginabayan kami ng paniniwalang makakaya namin magpagaling ng karamdaman. Paniniwala rin na magumabay sa akin para marating ko ang nilalagyan ko ngayon. At ayun din ang nagdala sa akin sa babaeng matagal ko nang hinahanap. Lumapit ito at hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Hinanap kita kahit ipinagkait sa akin ng mga kamag-anak mo sa pagyamanin ang tinitirhan mo. Matagal nang yumayos si Lola Celia. Lumipas ang mga taon pero hindi ako nawala ng pag-asa. Nais kitang yakapin ang mahigpit ng muli tayong magkita. Pero natakot ako. Hindi ko napaghanda ng pagkikita nating muli at hindi ko alam kung anong mangyayari kapag inamin kong tama ka sa paniniwala mo. Nawalan ako ng tiwala sa sarili ko. Sa kabila ng pananabik ko sa iyo, naroroon ang takot para sa mga taong pinoprotektahan ko. I could sacrifice everything for those people. Natakot din ako na baka hindi mo na ako matanggap pagkatapos kitang ipagpalit sa mga pangarap ko. Pero hindi ko pa rin nalabanan ang dinidikta ng puso ko. Gumawa ako ng paraan para magkaroon ako ng clinic sa BGH para mapalapit ako sa iyo. Pinahin nito ang luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay may kinuha ito sa bulsa ng pantalon. Ang wallet nito na agad ipinakita sa kanyang laman. Ang litrato na ibinigay niya rito isang araw bago sila tuluyang naghiwalay. Hindi ko na hinayaang mawala ito kasama ng paniniwalang magkikita tayong muli sa hinaharap, Elise. Maingat itong pinagapang isang kamay sa pisingi. Nangyari na ang pinakahihintay kong sandali. Hindi pa rin makapaniwalang napatitig siya sa mukha nito. Dahan-dahan itong ibinababa ang mga labi upang halikan siya. Nais niyang manlambot, magpaubayang muli, lalo na ngayong napatunayan niya ito ang kanyang unang pag-ibig ay iisa. Pero hindi, itinigil na niya ang kahibangan na iyon. Nangako siya sa sariling hindi na magpapaalipin sa alaala ng nakaraan. Pagkatapos ng kasinungalingang nagawa ni Jan, hindi na siya dapat magtiwala ng ganun kabilis. Iniiwas niya ang tingin sa litrato nito at ni Maya. Ano pa ang hindi niya alam tungkol sa lalaking ito? Ang 10 taon niyang hindi nakita. Makakaya ba niyang mabuhay na hindi nawawala ng tanong sa isip tungkol dito? Bigla na lamang niya itong inaitulak ng akmang aangkin nito ang kanyang mga labi. Elise, gulat na sambit nito. Kahit na anong sabihin mo, pakiramdam ko hindi pa rin kita nakikilala ng buong buo dyan. Sabi niya kasabay ang muling pagpatak ng luha sa mga mata. 10 taon mong ginalo ang isip ko. Maraming beses ako nagkamali dahil sa iyo. At ngayong nagkita na tayo ulit, parang mas maraming pagkakamali akong magagawa. Naguguluhan ako. Nalilito. I think this has to stop. Hindi na dapat nangyari ito. Hindi na tayo dapat nagkita. Don't do this to me, Elise. Hinagip nito ang mga kamay niya at inilapit sa mga labi nito. Kaya tagal kong hihintay ang araw na ito. Wala na akong ibang minahal na babae kundi ikaw. You're lying again. Muli niyang sisulya pa ng litrato na ito at ni Maya. No, you are. Ipiniksin niya ang mga kamay mula sa pagkakahawak nito. Please, Elise. Luha ang tinungo niya ang pintuan. Elise, may ilang sandali siyang napatanong makarating sa pinto. Hindi niya napagilan ang sarili muli itong tingnan. Ano ang ginagawa niya? Kay tagal niyang hinintay ang lalaking ito. Bakit ngayon ay iiwanan niya ito? Elise, nagsusumama ang mga mata ni Jen. Nais niyang bumalik at yakapin ito ng mahigpit. Subalit batid niyang kapag ginawa niya yun, ay muli siyang ililigaw ng kanyang damdamin hanggang sa muli siyang magkamali. I have to go. Mahinang sabi niya. Kailangan kong pag-isipang mabuti ang lahat ng ito. Pagkasabi niya nagmamadali na siyang tumalikod paalis. Elise, habol nito sa kanya. Please, Elise, nagbingi-bingihan na siya sa pagtawag nito. Nang makarating sa kotse, sa kalamang niya pinakawalan ng tinitimping paglubha. Nagmamasdan pa lamang ni Jan ang mga litratong yun sa dingding ng bahay ng mga Roma ay may gumapang ng kaba at pananabig sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya nararamdaman sa mga naunang bahay na sinadya niya. Isang pagkakamali na naman ba ang sasalubong sa kanya sa tahanang ito? Automatikong napatingin siya sa hagdan ng may-maring ng mga yabag mula roon. Saglit siyang napatda sa kinauupuan nang makita ang mag-asawang pumapanawag. Base sa mga pahayagan na nabasa niya, ito ang mag-asawang Ramon Chito at Bridget Rowe. Nang makarating sa ibaba ng hagdan, ay kapwa natigilan din ang mga ito habang nakatingin sa kanya.
Tumagal ang nakabibing katahimikan. Nagpalipat-lipat ang tingin ng mag-asawa sa kanya at sa mga gamit na kanina pa niya nailapag sa coffee table. Iyon ang mga gamit na kasama niya nang matagpon siya ng tatay nato niya sa gilid ng kalsada. I breathe and watch the news, sabi niyang manatiling tahimik ang mga ito. Ilang araw na, but I didn't come here right away because I'm afraid that might just be another mistake. Ilang beses na akong lumapit sa mga mag-asawang nabalitaan kong nawala ng anak. Ilang beses na rin akong nagkamali. Gusto ko nang tigilan ang paghanap sa pinagmulan ko. But here I am again. Gusto ko lang magbakasakali. Nanatiling tahimik ang mag-asawa. Sa tansya niya ay magkasintangkad sila ni Mr. Rowe. Parang nakikita niya ang sarili mga mata sa mga mata nito. Mistisahin ang ganda ng ginang nakasama ito. May maaanilan na kalungkutan sa bilugan ng mga matang iyon. Hindi pa man nakatitiyak ay parang gusto na niyang isipin na ina niya nga ito. Pwedeng ignorahin ang mga bagay na nakikita niyang resemblance niya sa babae, ngunit hindi ang nararamdam niyang pananabik sa kanyang dibdib. Kung totoo ang sinasabing lukso ng dugo, siguro wag ganun ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Anong pangalan mo, iho? Sa wakas ay tanong ng lalaki habang dahan-dahang humahakba, palapit sa kanya kaagapay ang babae. Ninyo Joselito, magandugang ang ibinigay na pangalan sa akin ng mga taong nag-alaga sa akin. Mahinang sagot niya. Nakita ng mga foster parents ko ang initial na N sa lamping na kasama kong natagpuan nila kaya sa N din nagsimula ang pangalan na ibinigay nila sa akin. Nagkatinginan ang mag-asawa. Maya-maya ay naninag niyang namumuong luha sa mga mata ng babae. Nagkatinginan ang mag-asawa. Maya-maya ay naninag niyang namumuong luha sa mga mata ng babae. Marami na rin ang nagpunta sa amin dito, sabi ng lalaki. Mga nagpapanggap na anak namin. Wala kaming makita o maramdaman na patunay na sila nga ang nawawala naming anak. Kung minsan nakakapagod ng umasa, pero iba ka sa kanila. Nagtong ng babae habang titig na titig sa kanya. Iba ang nararamdaman ko ngayon. Parang... Sabay pang tumigil ang mga ito sa harapan niya. Sabay rin na ibinaba ng mga ito ang paningin sa mga gamit na nasa coffee table. Nanginginig ang kamay na limpot ng linang ang lampin at sapatos ng salon. Nang ilipat nito ang tingin sa kanya ay luha na ang mga mata nito. Nicholas, pagkuha na saan dito? Napatingin ang lalaki sa asawa. Han, we're not yet sure. Hindi mo ba nakikita, Chito? Ano ito ng lingain? Ang asawa. Ito ang mga gamit ni Nicholas na kasama niya nung mawala siya. He is Nicholas. Tuluyan ang naglandas ang luha sa mga mata nito. Kasabay ng pagpatak ng mas marami pang luha sa mga mata na ay bigla na lamang pagkawala ng ulirat nito. Nicholas, Nicholas. Paulit-ulit na sambit ni Bridget Roa habang dahan-dahang iminumulat ang mga mata. Nakahiga ito sa kama at natingnan na rin ng doktor. Agad na sumilay ang ngiti sa mga labi nito nang makita si Jenna nakaupo sa gilid ng kama at hawak-hawak ang isa nitong kamay. Nicholas, dahan-dahan itong itinas ang isang kamay upang hapusin ang pisingi. Magpahinga na ho muna kayo, mahinang saad niya. Hindi man lamang kita napagsawa ang kargahin ng sanggol ka pa. Saan nang ginang natila ayaw na siyang lubayan ng tingin. You know what? You are a very healthy baby. Madalas kitang ipinapasyal sa park. Nanubig ang mga mata niya. Kanina habang wala itong malay, ay nakapag-usap sila ng asawa nito. Marami silang napag-usapan na nagbigay linaw sa pagkawala niya. Isang adik na dating suitor daw ng kanyang mama ang dumukot sa kanya at itinapon siya sa malayong lugar. Nagalit daw sa mama niya ang Benedict na iyon ang magpakasal ang mama niya sa papa niya. Hindi man lamang nabunyag ang katotohanan hanggang sa confine sa rehabilitation center si Benedict. Kailan lamang ay sumuko ito sa batas. Ngayon daw ay nakapiit na ito sa kulungan. Sanggol ka pa lang. Alam ko nang sa akin mo naman ang magagandang labing yan. Sabi pa ng mama niya habang hinahaplos-haplos ang pisngi niya. Ang mga mata mo naman ay minana mo sa iyong papa. Kahawin mo ang pinsan mo. I thought you were him. Kaya unang kita ko pa lang sa iyo kanina, iba na ang pakiramdam ko. Pinsan, sambit niya. His name is Sin. Anak siya ng kapatid ng papa mo. May ngiti sa mga labing nilingon ng mama niya ang papa niya. Chito, magpapahanda tayo ng salo-salo. Imbitahan mo ang lahat para makilala nila ang anak natin. Of course, saad ng papa niya. Banaag sa mga mata nito ang labis na kaligayahan. Marami pa ho tayong hindi alam tungkol sa isa't isa. Hindi napigil ang sabi niya. Inaasahan niyang hindi magiging ganun kadali ang pagtanggap ng mga ito sa kanya. Maraming beses na rin siyang nakatanggap ng rejection. I know we've missed a lot. Saad ng mama niya. Simula nang mawala ka, nabuhay na ako sa kalungkutan. Pero kahit na marami pa tayong hindi na pag-uusapan, alam ko
Nararamdaman ko na ikaw si Nicholas. Walang ibang makapagsasabi iyo. Hindi ang mga gamit na dinala mo o ang malaking pagkakahawin mo sa amin ng papa mo, kundi ito. May ngiti sa mga labing itinuro nito ang puso. Ito lang, anak. May luha sa mga matang niyakap niya ito ng mahigpit. Grabe, never na pumasok sa isip ko nang pinagchichismisan nating nawawalang sanggol ay walang iba kundi si Dr. Magandungan. Gulat na gulat pa rin sa Adi Faye nang sadyain ito si Elis sa klinik niya. Kalat na kasi ang balita. Hindi lamang sa mga pahayagan kundi maging sa ospital na iyon ang tungkol sa nangyari kay Jan ang sanggol pa lamang ito. Labis ang pasasalamat ng mag-asawang Roa dahil sa pagkakatagpo ng nag-iisang anak na ilang taon ang nawawala. Inimdipit ang asya ng mga ito sa kasayahan sa tahanan ng mga ito. Ngunit pinili niyang huwag magpunta. Nagpunta si Alegria kasama si Sina na laman na rin niyang pinsan ni Jan. Kaya pala mamlaking ang pagkakahawing ng mga ito sa mga isa't isa. Ayoko muna siyang pag-usapan. Sabi niya kay Faye habang inaayos ang mga gamit sa ibabaw ng desk. Ngayon pa, napataas kilay ito. Ano namang kadrabahan yan? Siya ang lalaking matagal mo nang hinahanap, remember? Paalala nito palibasan na ikwento na rin niya rito ang nalaman niya tungkol kay Jan. Hindi ko alam, Faye. Iiling-iling na sabi niya. Nalilito pa rin ako hanggang ngayon. Kaya mo bang mawala siya sa'yo? Bigla siyang natigilan sa ginagawa at napatingin dito. Kaya mo ba? Ulit na tanong nito. Kaya nga ba niya? Pagkatapos bahain ng luha ang kanyang kwarto ng mga lumipas na araw na hindi niya ito nakikita. Pagkatapos bahain ng bulaklak, loob at iba't ibang greeting cards sa klinik at bahay niya. Look at this, Elise. Itinuro ni Faye ang mga bulaklak, loob at card na nakapaligid sa kanila. Nalalanta na ang mga bulaklak. Lumilit na ang mga loob. Nasasayang ang mga gandang mensahe ng cards dahil hindi mo malang binabasa ang nakasulat sa mga ito. Kung nakakalimutan mo, let me remind you about it over and over again. Hindi dami si Dr. Magandunga. Siya ang lalaking matagal mo nang hinahanap at hinihintay. Hindi siya basta mukha-kamukha lang. Nang lalaking minahal mo, Elise, may dahilan kung bakit siya nandito ngayon. At ayun ay ang bigyang katuparan ng mga pangarap mo. Ang bigyan ka ng kaligayahan. Paano kapag nawala siya? Sa tingin mo kaya ay makikita mo puli ang kaligayahan sa kanya mo lang naramdaman? Hindi ba't sinubukan mong hanapin ang kaligayahan iyon sa iba? Pero anong nangyari? Nagigising ka na lang isang araw na siya pa rin ang totoong hinahanap. Wake up, Elise. Sinagot na ang mga dasal mo. Bakit ka nagkakaganito? Bigla siyang natigilan. Nilinga ang mga bulaklak, lobo at cards na nakapaligid sa kanila. Galing ang lahat ng iyon kay Jan. Araw-araw ay gumagawa ito ng paraan para magkaayos sila. Araw-araw siyang sinusuyo nito. Gustong kausapin at linawin ang lahat. Pero ni isang saglit ay hindi niya ito pinagbigyan. Natatakot siyang malaman ang magiging posisyon niya sa buhay at puso nito. Other woman, kabit, palibasan ng oras, o dami ni Maya. Ang tanging malinaw sa isip niya ay ang litrato nito kasama ang nagdadalang taong si Maya. Hindi mo pa alam ang totoo, Elise. Dagdag na sabi ni Faye. Hindi mo pa alam kung ano ang totoo sa kanila ni Maya. It could be a mistake. Linawin mo muna ang lahat bago ka magdesisyong tuluyan na siyang layuan. Tahimik na dinampot niya ang isang card at binasa ang nakasulat doon. May Elise, patawarin mo kung hindi ko kagad nabasa sabi sa iyo ang totoo. You knew I had to do that. I made a mistake, but please don't punish me like this. I have loved you from the very beginning. Simula nang makita kita, parang wala na akong makitang babaeng gusto kong mahalin. Minsan ay sinabi ng puso ko na maling maghintay at umasa sa pagdating ng isang taong matagal mo nang hindi nakikita at malabo nang makita. Pero ikinulong ko pa rin ang sarili ko sa mga alaala mo. I love you, Elise. I love you so much. You take care of yourself for me. Jan. Pinanlabo ng luha ang mga mata ni Elise pagkatapos mabasa ang sulat na iyon. Jan, mahinang sambit niya. Jan Carian, sabi ni Faye, what are you waiting for? Go to him now. Pinahid niya ang luha sa mga mata bago lumabas ng klinik. Good luck, girl. Pahabol na sabi ng kaibigan. Tila walang narinig na tuloy-tuloy siyang tumakbo patungo sa annex building ng BGH. Agad siyang tumuloy sa klinik Jinjan nang makarating siya. O doktora, nagulat na saad ni Laura nang akmang bubuksan na niya ang nakalak namang main clinic ni Jan. I need to talk to Tollitz, nasasabik na sabi niya. Ay naku, anak, alis na po, sabi ni Laura. Isang linggo po yata hindi makakapag-clinic si Doc dahil magbabakasyon. Saad? Sa abroad po yata. Ha? Hindi na hinintay na makapagsalitang muli ang sekretary. Napatakbo na siyang lumabas ng klinik. Tuloy-tuloy siya sa parking lot at sumakay sa kotse. Halos pali pa rin niya yun sa kalsada, mabutan lang niya si Jan.
hindi ko nahahayaang magkalayo ulit tayo. Luha ang sabi ni habang tumatakbo ang sasakyan. Ayoko nang maghintay ng matagal dyan. Tama na ang 10 taon. Tama na. Pinaharurot niya ang kotse sa daan. Tama si Faye. Pinilit kong hanapin sa ibang kaligayahan sa iyo ko lang ang natagpuan. Pero nabigo ako. Wala nang iba pang pwedeng makapagbigay sa akin ng kaligayahan. Ikaw lang. Sa wakasin narating niya ang bahay ni Jan upang salubungin lamang ng hindi magandang balita. Nakaalis na po si Doc. Sabi ng katulong na nagbukas sa kanya ng gate. Pero dadaan daw po muna siya sa bahay ng mga magulang niya. Mga magulang niya? Yan po mga magulang niya na kailan lamang niya nakilala. Hindi na nakapagpasalamat sa babae. Nagad siyang sumakay sa kotse at pinatakbo iyon sa tiyak na direksyon. He just left. Saan nang sumalubong sa kanya na si Mrs. Rowa? Ilang araw siyang naghintay at umasa sa pagdating mo. Natumaka kami nang malamang ikaw ang babaeng pinaglalaanan niya ng espesyal na pagtingin at I love him. Hindi na nakapagpigil na putol niya sa sinasabi ito. I love him very much. Anong oras ho ba ang plight niya? Saglit lang na napagkatulala ng ginang. Naupo ito sa harap ng telephone rack at may sinulat sa papel. Pagkatapos ay iniabot ito sa kanya ang papel na iyon. By this time baka naroon na siya iha. Hindi siya lilipad patungo sa ibang bansa. Diyan mo siya matatagpuan. Milagrosa Villa. Sa ibaba niyo ay nakasulat ang adres ng nasabing lugar. He told me about you. Formal na saad ng ginang pagkuhan. He told us everything about you. Then he cried for hours, Iha. My son loves you. Pero naniwala na siya sa sinabi mo na hindi kayong para sa isa't isa. So he's marrying someone else. What? Ilang gabi na niya itong pinag-iisipan. Nakakasalanan niya si Maya para bigyan ng ama ang pinagbubuntis nito na anak ng ibang lalaki. Pagkatapos ng kasal nila Ron, he'll bring Maya over at dito naman sila magpapakasal. God, napatampan siya sa nose sa labis na frustration. Napakagat labi si Mrs. Rowe. Nang balak na niyong umalis ay bigla na lamang itong pinigilan ng braso niya. But you can still do something to stop the wedding, can't you? Maingiti na sa mga labi nito nang sabihin iyo. Malayo raw ang Milagrosa Villa sa kabiasnan. Walang sasakyang pwedeng umakyat doon. You need to walk. Kung hindi ka sanay sa pagod at sa gubat kami nagkakilala. Putol niya sa sinasabi nila. Dinala ako ng mga paako sa lugar na iyon para makita siya. Nadalhin muli ako raw ng mga paako hindi lamang upang makita siya, kundi upang makasama at bigyang katuparan ng pangarap naming dalawa. Thank you, Mrs. Rowa. Pagkasabi nun ay napayakap siya ng mahigpit dito. Malayo pa ba? Humihingal na tanong ni Elise sa kanyang tratang tour guide sa Bicol. May isa't kalahating oras na lang sagot ng maitim na pandak na lalaki. Ha? Saglit siyang napahinto sa paglakad at napatutop sa noo. Manong naman, 2 oras na tayong bumiyahe, 1 oras na tayong naglalakad. Buti nga ho at 2 oras lang kayong bumiyahe. Sagot nito, kung hindi eroplano. Ang sinakyan nyo, edi sana'y bukas pang dating nyo rito. Kung alam ko lang kung ganito kalayo itong lugar na ito, edi sana'y pinilit ko na si Papa na ipagamit sa akin ang private helicopter o plane namin. Sumusuko na ho ba kayo? Tumigil na rin ang lalaki sa paglakad at hinarap siya. Gusto nyo bang bumaba na ulit tayo sa bayan? Parang gusto na nga niyang sumuko at bumalik na lang. Tutal hindi naman niya sigurado kung mapipigilan pa niya ang kasal niya na Jan at Maya. Kinapa niya sa leg ang kwintas na tanso. Pinulot niyo ni Alegria ng itapon niya at ibinalik sa kanya isang araw. Nakita silang muli sa tulong ng paniniwala ni Jan na mangyayari yun. At may paniniwala na rin siya ngayon na matutupad ang pangarap niya para sa kanilang dalawa. Hinding-hindi na niya hahayaang mawala sa kanyang lalaking kahit tagal niyang hinintay. Tayo na ho. Pag-ayaya niya sa mabait namang Bicolano. Tayo na ho sa Milagrosa Villa. Mapailing na napangitoy ito. Balita akong may kasalan doon ngayon. Saad pa rito. Isa ka siguro sa mga bisita, ano? Tahimik siyang tumangon. Sa isipin pa lamang na agkakasal sa ibang lalaki ang mahal niya, ay parang gusto na niyang iangat ang mga paa mula sa lupa hanggang sa makalipad siya. Paano kung hindi na siya makaabot? Paano kung huli na ang lahat? Paano kung ano-ano pangkatanungan na naglaro sa kanya ang isip ng muling marinig ang boses ng malaki? Nandito na po tayo, ma'am. Saglit siyang natigilan. May naririnig na nga siyang malakas na tugtog at ingay. Sa di kalayuan ay kitang-kita niya ang parehong bahay na simple ang yari, ngunit simentado. Sa bungad ay mababasa ang mga salitang Milagrosa Villa. Tapos nahuyata ang kasal, sabi muli ng Miklano. Animoy nalang tanggulin ang lambot siya. Nagsasayawan na nga ang mga tao roon. Ang iba ay nagkakainan na. Dinig na dinig niya ang tawanan ng iba. May mga nagiinom na rin. Okay lang ho ba kayo? Tanong muli ng kasama niya. Isama niyo naman ho ako at ang makatikim ng handa nila. Tila walang narinig na nakatanaw siya at nakakasaya ang mga tao. Pilit na inaapuhap ng mga mata niya si Jan. Ngunit ni Ani nito ay hindi siya makita.
na malayo na lamang niya ang sariling dahan-dahang humahakbang papasok sa gate ng Milagrosa Villa. Napatda ang lahat na tila nakakita ng multo ng makita siya. Maya-maya ay humahangos na lumapit. Ang isang matandang babaeng namumuti ng halos lahat ng buhok. "Ilis, ikaw nga ba yan?" Maingiti sa mga labing tanong nito. "Opo," napatang ang sagot niya. Sa pagkakatanda niya ay si Aling Anding ito. Totoo kayang natatandan pa siya nito o naikwento lang siya rito ni Chan. "Kumusta po kayo?" May tipid ng ngiting sumilay sa mga labi niya. "Abay, mabuti naman. Nang minsan ikuwento sa akin ni Jan na nagkita kayo ng di sinasadya sa Manila, ay sinabi ko kagad sa kanya na imbitahin ka rito. Kaso ay, hindi nito itinuloy ang sasabihin. Napalitan ng lungkot ang kanina lamang ay nakangiting mukha nito. Bigla rin naglaho ang ngiti sa mga labi niya nang masalubong niya ang mga mata ng singkit at buntis na babaeng nakasawat ng damit pang kasal. Ngitian siya ng matamis niya, Maya. Bantulot naman siyang tumugon bago dahan-dahang inilipat ang tingin sa lalaking katabi nito. Biglang lalaki ang mga mata niya nang makitang hindi si Jan iyon. Pero bakit nakabrisyete si Maya sa lalaki? Masyado naman yata ang batang tinan ng lalaki para maging matatay nito. "Halika, iha." Yakag ni Aling Anding nung mapansing nakatingin siya kina Maya. "Ipapakilala kita sa asawa ni Maya." "Ho, maagap niyang inilipat ang tingin kay Aling Anding. "Asawa ni Maya, yung iyong lalaking kasama niya." Nakangiting sagot ng matanda. "Inasan po si Jan? Hindi ko nga alam eh." Nagpalinga-linga ito. Bigla nilang nawala pagkatapos ng seremonyo. "May kutuba kong nasa ilong na naman. Puntahan mo na kaya." Nasulya pa niya ang nagatid sa kanya roon na kumakain na. "San po bang dan pagpunta sa ilong na iyon?" Nang bumulaga sa paningin ni Elis ang ilong kung saan siya inihatid ng batang inutusan ni Aling Anding na maghatid sa kanya ay saglit siyang natigilan. Napakaganda ng ilog. Dinig na dinig ang pagbuhos ng tubig sa di kalayo ang talon. Kitang-kita ang mga bato na may iba't ibang kulay na malinaw na tubig. Hindi pwedeng hindi marinig ang huni ng mga ibon at makita ang mga umaali-aligid na paru-parong may iba't iba rin kulay. May matamis na ngiting agad na sumilay sa mga labi niya nang matanaw niya si Jan. Walang pakialam na marurumi ang suot na puting damit na nakaupo ito sa isang malaking bato at nakatitig sa tubig. Ang hula niya ay tinititigan ito ang sariling refleksyon. Excited siyang lumapit hanggang sa likuran nito hanggang sa nasisilip na rin niya ang sariling refleksyon sa tubig. "Here you go again." Bigla na lamang sabi nito na napansin marahil ang refleksyon niya. "Kahit saan na lang ako tumingin ay naroon ka. How can I forget you then? Hindi ba't mas maganda kung ano ang nakikita mo at hindi ang sarili mo habang nakatitig ka sa tubig?" Hindi niya napigilang itanong. "Pagparati mong nakikita ang refleksyon mo, baka naman ilove ka sa sarili mo katulad ni Narcissus. Baka maging bulaklak ka." Natigilan ito. Ang mga mata ay nakatoon pa rin sa refleksyon niya sa tubig. "O baka isipin mong nagsasalita pati anino ko." Nakangiting wika niya. "Baka isipin mong pati pindig mo ay ginugulo ko. I'm real Jan, and I came here to tell you that I'm sorry. I know I've hurt you and kung pumunta ka lang dito para saktan ako, you may go back to the city, Elise." Waring pinipigilan lamang nito ang sarili na lingunin o sulyapan siya. "I deserve this after all. Hindi ko nagawang ipaglaban ang pag-ibig ko sa iyon. May dahilan kung bakit mo nagawa yun at naiintindihan ko na ngayon. Gusto kong magkaroon ng katahimikan kahit sandali lang. Sa lugar lang na ito pwede kong matagpuan ang katahimikan na iyon. You shouldn't have come here. Kahit sabihin kong namiss kita, hindi ito nakaimik. Kahit sabihin kong akala ko ay pwede kitang limutin ng gano'n na lang, pero hindi pala. Kahit sabihin kong wala akong ibang gustong makita pagising ko pa lang sa umaga kundi ikaw. Kahit sabihin kong mahal, pumiyok ang tinig niya, mahal pa rin kita. Sa mga lumipas na mga araw ay hindi niya nasabi ang mga salitang iyon kay Jan. Naging magkasintahan sila na walang linaw kung tunay silang nagmamahalan. May ilang sandaling na mayami ang katahimikan. Tangi ang pagdaloy ng tubig ang maririnig sa paligid. Wala akong ibang minahal dyan, kundi ikaw. Siguro ay nagawa kong ipagkaloob sa iyong sarili ko dahil nararamdaman kong ikaw ang lalaking tanging inibig ko. Siguro ay makakalimutan lang kita pag tumigil na sa pagtibok ang puso ko. Hindi pa rin ito kumibo. Kung kailangan mong pag-isipan ang lahat, gawin mo. Just always remember na bukas na ang pinto ko para sa iyo. I will not close it again. Gusto kong panatilihin mo kasi yun para pwede kang pumasok kahit anong sandali. Maghihintay ako dyan. Nang hindi pa rin ito nagsalita ay minabuti na yung tumalikod na paalis. Naguunahan sa pagpatakang mga luha niya habang palipat-lipat sa mga batong iyon sa ilog. Para akong pinapatay nang umalis ka ng gabi ngayon. Bigla niyang narinig na sinabi nito na kinatigil niya. Mula sa dilim ay kitang-kita ko kung paano lumiit sa paningin ko ng kotse ang sinasakyan ko. Ipinikit niya ang mga mata na laglag ang mas marami pang luha. Di yata't naroon pa si Jan ang umalis siya sa pagyamanin. Ang akala niya ay umalis na ito nang hindi niya ito makita sa dilim.
nang wala sa panganib ang mga taong nag-alaga sa akin. Siguro ay nagawa kong sumama sa iyo noon. Pagpapatuloy nito. Napakatanga ko pa para hindi man lang itan sa iyo kung saan ka nakatira. Kung saan kita pwedeng tawagan. Kung saan kita pwedeng makita uli. Sa mga lumipas na araw ay pinigilan ko ang sarili ko na gawin na iyon. Dahil natatakot akong baka maagaw muna ako ng tuluyan sa kanila. Inisip kong sundan ka pero inisip ko rin ang kalagayan ng mga tao na nangangailangan sa akin. Hinintay akong bumalik ni tatay kaya siya napalaban sa mga tao at namatay. Nang matapos ang unos na dumaan sa amin at nakakita ng pansamata ng matitirhan, noon ko lang lubos na naramdaman ang pangungulila sa pagkawala mo. Gusto kong hanapin ka at puntahan pero hindi ko alam kung saan. Kung mayaman ako siguro ay marami akong magagawa. Sapat lang ang tuition fee ko sa mga libro. At iba pang kailangan sa eskwelahan, ang tulong na ipinagkaloob sa akin ni Don Emmanuel. Minsan ay kinakapos pa ako sa allowance. Salamat sa mga taong iyon na wala pa rin sa akong nagtrabaho para sa akin. Nang magdesisyon akong ibuo sa pag-aaral ng oras at panahon ko, iniisip ko lang na may tamang panahon para sa pag-ibig na nararamdaman ko. Pero ipinagdarasal ko rin na sana sa pagdating ng tamang panahon na yun ay hindi pa huli ang lahat. Tuluyan ang pinanlabo ng luha ang kanyang mga mata. Nang magangat siya ng paningin ay parang nakikita niya ang sarili na nasa paraiso sila ni Jan, sa Borol. Masayang masaya sila. Napapait siya pabalik. Jan, luha ang sabi niya. Mahal na mahal kita. Huwag mo na akong hayaang malis. Hindi na ako magiging maligaya pa uli kung hindi kita kasama. Umahon ito sa pagkakaupo at hinarap siya. Noon marami kaming masasakit na karanasan sa mga taong may galit sa amin. Sa gubat kasama ang kalikasan, dito lang ako nakakakita ng kagandahan. Pero nang dumating ka, nagbago ang lahat. Magiging maganda ang kahit na alinmang lugar, basta't naroon ka. May ngiti sa mga labing pinahid niya ang luha sa mga mata. Really? Really? Napangiti na rin tungo nito. Nang sabihin ng mama mo na ikakasal ka kay Mara, para akong mamamatay. Hindi na napagilang sa amin niya. Yun ang sinabi kong sabihin niya sa pag nagtanong ka. Ayoko naman siyempreng kaawaan mo ako ng gusto. Nagpa siya kaming maging magkaibigan na lang ni Maya. Nagmahal na siya ng iba nang sabihin kung parang kapatid lamang ang turing ko sa kanya. Nang mag-abroad ang asawa niya, hindi pa nito alam na nagdadalang tao siya kaya nantala ang kasal nila. Humakbang na ito palapit sa kanya. Nakita ko sa kwarto mang picture ni Maya. Napatungo siya. Kasama yun sa dahilan kung bakit nilayon kita. Kung ano-ano na kagad ang pumasok sa isip ko. I'm sorry kung naging mababaw ako dyan. Natatakot lang naman ako na baka. Baka masakta na naman ako at pinutol ang pagdantay ng daliri nito sa mga labi niyang sinasabi niya. Wala ka nang dapat katakutan. Wala tayong dapat katakutan. Basta pakinggan lang natin ang sinasabi ng mga puso natin. I know, siniyakap siya nito pagkatapos ay maingat na tinas ang kanyang mukha at hinadkan siya ng masuyo sa mga labi. Pakaramdam niya ay lumutang sa halapap ang mga paa niya. Nang matapos ang mahabang halik na pinansaluhan niya, inanlayan siya nito na makaupo sa bato. Sabay nilang pinanood ang pagbagsak ng tubig mula sa itaas ng talon. Bakit pagdudoktor ang napiling mong kurso? Hindi niya napagiling itanong. Parang noon pa lang sila lubos na nagkakakailanlanan ni Jan pagkatapos ng lahat. Dahil iyon ang gusto ko. Dahil gusto kong gumamot na hindi nila pagdududahan ang kakayahan ko. Pwede naman natin pagsamahin ng milagro, paniniwala at siyensa sa ibang paraan. Iyon din ang pangarap ni nanay at din at tatay nato at ng lahat ng kaangka nila sa milagro sa Bilya. Naniwalang sila ako ang makakapag-aon sa kanila sa hirap na dinanas nila noon at nangyari iyon ni Elise. Pinagawa mo ang Bilya para sa kanila. Tumango ito at inawakan ang kamay niya. At hindi ako titigil sa pagtulong sa kanila kung okay lang sa'yo. Bakit naman hindi? Nakangiting nilingon niya ito. Minsan ay binala kong tulungan kayo, pero hindi ko na kayo nakita uli. Kumusta ang bago mong pamilya? Mahal na mahal nila ako, pero iniwan mo sila kaagad. Sinabi ko lang na magbabakasyon ako, pero hindi ako magtatagal dito. Hindi ko lang magawang bigoy ng kababata ko sa imbitasyon niya. When I first saw Sin, I thought you were him. Hindi niya napigilang ungkatin. Kaya pala malaki ang pagkakahawin niya sa isa't isa ay dahil sa magpinsan kayo. He told me about you. Mahal mo pa ba siya? What a question. Inihiling niya ang ulo sa balikat nito. Minahal ko lang siya dahil nakikita ko ang katauhan mo sa kanya. Ikakasal na siya sa kapatid ko. Sabay tayong uuwi sa Maynila. Pagkuha niya sa amin ito. At hindi na tayo magkakahiwalay pa. Mayon lang at nagyakap sila ng mahigpit. Lalong lumakas ang huni ng mga ibon na waring nakikisaya sa kaligayahan ng pareho nilang nararamdaman ang mga sandaling iyon.